Oke, okay, thank you berapa aja mau kasih ininya. Oke, besar. Oke. Samilio. 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 Samilio berapa? Hendak kembali bagi milenario. Terima kasih kami mau hendak kembali mama. Milyonaryo, at gusto niyo magturo paano maging milyonaryo, kayo may willing makinig? Yes! Handang makinig? Yes! Hindi lang itong taong ito na pagkayaman yaman, ang ginawa niya, nag-post sa Facebook, sa social media, sabi niya, for 3-day seminar, tuturo ko kayo paano maging multi-millionaire. Ano? Kapag merong seminar, 3 days na seminar, at tuturo ko paano yung mama, na-attend kayo? Yes! Na-attend, na-attend? Bayad 10,000 pesos. Okay lang? Okay. Magiging milyonaryo ka naman, okay lang? Yes. Nung pagkapos na pagkapos niya, nagulat siya. Kasi punong-puno, ang dami nag-reply. Sa dami na nag-reply, maraming tao, ang ginawa ng taong to, ang seminar ginawa sa Philippine Arena. Wow! 50,000 tao. Imagine mo, 50,000. Tapos, tigit 10,000 ang bayan, magkano yun? Ha? Magkano? 50 million! Eto na, first day ng seminar. Tuwang-tuwa yung speaker, pagpasok niya, wow! Ang daming tao, nakakakilabot. O nga pala, bago ko magbigyan ng mga seminar ko, pwede magtanong? Yes! Sabi speaker, alam na ba ninyo ang pag-uusapan natin? Yes! Nagsigaw yung mga tao, hindi pa namin alam! Ano sagot? Hindi ka alam! Ano? Sabi ng speaker, ah, ganun ba? Hindi pa rin nyo alam? Hindi pa. Eh kung hindi pa rin nyo alam, umuwi muna kayo. At alam ninyo muna ang pag-uusapan. Lumabas yung mga tao, sabi, grabe. Nakaisaan tayo. Kaya pala ang yaman-yaman ng taong to, super wise. First day ng seminar, wala tayong natutunan. Pinawinan tayo. Nag-meeting. Ito kami natin. Meron pa second day. Pag nagtanong ang speaker, kung alam natin ang seminar, lahat tayo sasagot, alam na namin! Ano sagot? Alam na namin! Ano sagot? Alam na namin! Second day. Tuwag pa ang speaker. Wow! Ang daming tao, makakapang ilabot. Anyway, bago ko magtuloy ng seminar ko, makapagtanong lang, alam na ba ninyo ang pag-uusapan namin? Ha? Alam na namin! Ganon? Alam nyo na? Eh kung alam nyo na pala pag-uusapan, ano pa ginagawa nyo dito? Umuwi na kayong lahat! Lubos yung mga tao, kakamot sa ulo, grabe! Kaya pala ang yaman-yaman ng taong yan! Mandurugas! Walang nangyari sa dalawang araw, nag-meeting! Eto kami natin, wala nang mawala itong speaker na to. Pag nagtanong siya, meron pa tayong last day ng seminar. Pag nagtanong siya, kung alam natin sa ang seminar, itong kalahati, ang sagot nyo, hindi pa namin alam. Ano sagot? Hindi pa namin alam. Itong kalahati, alam na namin. Ano sagot? Alam na namin. Hindi pa alam. Alam na namin. 30. Seminar. Duwag-duwa yung speaker kasi last day. Handang-handa na siya, ituturo niya lahat ang pagyaman. Pagpasok niya, grabe, daming tao, nakakapangilabot. Yan ang bago mag-start. Sa mga nandito ngayon sa loob ng kwartong to, alam na ba rin yung pag-uusapan natin? Alam na namin! Hindi na alam na! Alam na namin! Sabi ko, ha? Ganun ba? Ito gawin natin. Sa mga di pa nakakaalam, talagin nyo nakakalap na. At makakawin na kayo. Maraming tao, that guy is a 50 million richer. Di ba? Walang ginawa tatlong araw, yumaman. Ang daming taong niloko. Maraming ganun negosyo. Papakakuha ka ng kung ano-ano. Magbibigay ng pera, walang nangyayari. Guys, good news.
Anyway, my name is Andy Limpin. Bago mag-upisa ng training ko, makapagtanong lang. Alam na ba yung pag-uusapan natin? Sa mga hindi nakakaalam, good news! Ngayon, ituturo ko sa inyo paano maging full-time leader. Sa mga nakakaalam na, good news din. Kasi ang mahilig mo ngayon, pareho-pareho din. Kumbaga, marirepress lang kayo. Are you with me? Yes! We just celebrated our 30th anniversary sa Philippine Arena. 50,000 people. Almost 1,000 po ang dumating ng mga delegates international. Palakpakan nyo muna yan. For 5 consecutive years, tayo na-celebrate ng ating anniversary sa Philippine Arena. Global lang po ang nakagawa nun. Right now, nakapag-rate tayo ng more than 10,000 multi-millionaires. 10,000 multi-millionaires. At karamihan sa mga tao yun, kapareho ninyo. Simple, merong estudyante, merong housewife, merong empleyado, professional, iba-iba yung background. Ang ginawa lang, nakinig, nag-join, nakinig, lahat ng tinuturo namin ginawa, nagbagong buhay nila. Ang tanong, handa na ba kayong magbagong buhay ninyo? Yes! Handa na ba kayong magbagong buhay ninyo? Yes! 30 years ago, hanggang ngayon, yan lagi ang tanong namin. Handa na magbagong buhay, gusto ni Maman, ang sagot, yes. Pero sad to say, hindi po lahat ay umayaman. Tama? May mga dahilan kung ba't mga tao hindi umayaman. Kahit anong turo sa'yo, kapag hindi mo ginawa ng tama, walang mangyayari. Ibig sabihin, the same company, the same product, the same marketing plan, the same system ang tinuturo ng may-ari, ng management, at ng mga top earners, mga athletes ninyo, pero hindi na nagsasucceed. Because marami pa rin sa atin ngayon, nagdududa pa rin. Kung kayo ay bago pa lang sa negosyo ito, congratulations. Kung bago pa lang kayo, congratulations kasi normal ka. Normal kang tao, dapat ka lang magduda. Tama? Kasi katududa talaga ang kumita ng 20,000 pesos per day. Kung kayo nag-umpisa pa lang. Tama? Pero ngayon, global po is 13 years na. Kailangan ang duda, hindi na pa nag-uusapan ngayon. Gusto na kayo i-remind sa mga bago dito. Kasi kapag duda ka sa bagay, wala kayong gagawing action. Pag wala kang ginawa action, natural, wala kayong mag-create na results. May para sa results? Yes. Lahat tayo mag-focus sa results. Dreams, goals. Tama ba yun? Yes. Ibig sabihin, you want to succeed in this business. Gusto ko malaman yung lahat. Ang mga top earners, mga applicants nyo, naging first-timer din yan. At lahat sila nagduda. Ang difference lang ng mga top earners, yung duda tinanggal. Okay na magduda, huwag yung papatagalin. Baka naman 6 months ka na. Duda ka pa rin. Kaya man kaya ako. Totoo kaya yan? Nagdududa ka samantalan yung mga kasabayan ninyo, yung crosslines nyo, yung uplines nyo, ang ginawa, sumubok. Tama? Subok-subok ang negosyo ito. Paano malaman kung ito yayaman ka o hindi kung di mo subukan? Paano malaman kung may maniniwala sa'yo, kung may sasama sa'yo sa pag-iimbita mo, kung hindi mo susubukan? Parang pagkain yan. Paano malaman ang lasa kung hindi ninyo titikman? Paano malaman kung magkakaanak ka o hindi, kung hindi mo? Hindi man. Tsaka yung magaling sa inyong usapan. Ito'y subok-subok lang. Guys, lahat ng imaman ay subok lang. And again, congratulations. The moment umating ka sa ating NDO ngayon, bago man kayo, umatagal na, congratulations, kasi naka-next level ka na. Subok-subok na rin. Ang sabi natin, for you to earn 20,000 pesos per day, may dapat kayong gawin. Ang dapat gawin, lahat ng kanya sa buhay ninyo, iimbitahin mo. Natural, nakita mo yung marketing plan, ang dami 500. 1,000 paying bonus. Kapag nasa seminar room ka, ang utak mo, pag nakapilit ka, ang makikita mo, bilog, bilog, bilog. Ang tingin mo sa tao, bilog, bilog. Gusto mo iimbitahin. At lahat ng narinig mo sa amin, sa marketing plan, ikinukwento nyo. Kanino? Sa lahat ng malapit sa'yo. Classmates, kaopisina, kumare, kumpare, kapitbahay, katoto, katongis, kauto, tangdila, lahat. At ang masakit, yung sinong taong inaasahan mo, sasama, sasali sa'yo,
sila ang number one na nagre-reject sa inyo. Yes or yes? Yes! And this is the number one reason kung bakit maraming mga tao ang hindi tumutuloy. Kasi ayaw ma-reject. Ang hirap pa na nito, natural. Pag nag-imbita ka, i-reject ka, masakit yun. Isa sa pinakamasakit sa buhay ng tao, yung walang maniwala sa iyo. Pagtatawanan ka, hahanapan ka ng resulta. O nasan ang kotse mo? Nasaan daan-daang libo mo? Ba't wala pa? Paano ka kakotse? Kakasali ko nga lang. Tama, tama. Misa naman, 6 months ka na. O, saan ang kotse ko? 6 months ka na. Hinahanapan ang kotse, 6 months ka pa lang. Nasaan ang daan-daang libo mo? 6 months ka pa lang. Samantalang iba dyan, no offense pa sa mga empleyado, 20 years, 30 years employed. Until now, may bisikleta na wala. Tapos ikaw kabago-bago, hahanap pa ng kotse. Tama? Masakit yun. Masakit kapag hindi kayo nakahanda. Kaya merong NDO para iparealize yung lahat na pag kayo ay nareject, walang mali sa inyo. Normal yan. Kaya kayo nareject kasi nag-iimbita kayo. Kapag nareject ka, masakit? Yes. Pero gusto ko malaman nyo, wala pa kayo sa global, kayo ay nare-reject na. Hindi bago ang salitang rejection. Bata ka pa lang, nareject ka na maraming beses. Parang pagsasakay sa sasakyan. Malamang, kayo ba'y nakasakay ng jeep? Yes! Paano sumasakay ng jeep? Para! Ganun ba? Hindi. Yes or yes? Yes! May pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Yes! Hindi ba't nireject ka ng jeep? Yes! Nung jeep ay lumagpas, umiyak ba kayo? Yes! Para! Tapos lumagpas, paglagpas ay sabihin, bakit siya lumagpas, di ba? Hindi ka naapektuhan kasi alam mo, may reason kaya lumagpas ang jeep. Malamang puno na. Bawal sumabit o kaya naman yung jeep pagarahin na. Anong ginawa nyo? Hindi ba naghintay ka ng panibagong jeep? Para lagpas. Iihina ko ah. Ang tagal, hihintay mo. Mainit, umuulan, gutom ka na, pero matyaga ka pa rin naghihintay. Kasi alam mo, may darating. Nung kumara ka, finally, may dumating na jeep, nakasakay ka, at napuntahan mo ang gusto niyong puntahan. Alam niyo, walang pinagkakaiba sa global. Mag-iimbita ka? Gusto maging global? Ayaw. Nagpas. Ikaw gusto maging global? Ayaw. Nagpas. Ikaw ayaw mo? Nagpas. Huwag niyo magmukan. Hindi mamalayan, meron at merong hihintok sa harapan ko. Parang ganito, hindi ba't bago sumama yung downline nyo ngayon? Ang dami mo kayong imbitahan? Yes. At nagpawanan ka? Yes. Anong ginawa mo? Nagsikap ka na mag-imbita na mag-imbita and then finally, may sumama sa'yo. Ang nagpapahirap sa mga distributor ay distributor din. Kasi ayaw na nga na iniimbitahan nyo, pinipilit nyo pa. Sige nga, sama ka na sa akin. Kaya man kayo doon. Ayaw ko nga. Sige nga. Nagmamakaawa na. Nagmamakaawa ka pa. Nagmamakaawa ka. Ay, nag-ibig eh. Kaya ng magandang opportunity. Pag ayaw ng kausap mo, ng prospect mo, kahit sino yan, kahit kamag-anak mo yan o kaibigan, pag ayaw, give respect them. Invest more time sa taong interesado. Kasi pag ang taong interesado kausap mo, masarap ang pakiramdam. Kapag ayaw ang kausap mo, ang takit. Ang takit. Tama-tama. So, huwag yung papayap sa sarili nyo. Hanapin ang mga taong interesado. Are you with me? Yes! So, eto na. Ganun pala yun. Kapag na-reject ka, normal pala yun. Even yung mga top earners, meron tayong Hall of Famer. Tama? Yes. Lahat ng mga yaman, maka-apply sa inyo. Bago yung mama niya, na-reject ka na maraming beses. Yes! Pero okay na sa kanila. Eh kung sila nga, magaling magsalita, top earners, top 20, SOM, na-reject, how much more kayo? Nag-uumpisa pala, wala pang alam. Anong point ko? Pag na-reject ka, walang mali sa'yo, walang mali sa kumpanya, walang mali sa mga uplines. Nagkataon lang po, hindi ka po right person ang taong iniimbitahan mo. Eto na, ganun ba yun? Ganun pala yun, basta maging bait na. Kapag na-reject ka, smile. Bakit? Kaya ka na-reject, ginagawa mo negosyo mo. A global, this is a rejection business. Kaya pag may tanong si Brad, ano negosyo mo? Negosyo namin, rejection. Ha? Kasi naman kami nare-reject. The
po namin ginagawa ang negosyo namin. Eh, pwede pong huwag mo reject? Pwede. Huwag ka mag-invite. Gusto mo yumaman? Tanggapin mo to. Diretsuhan tayo. Maraming tao dito ngayon. At hindi manonood kayo sa live. Ngayon pa lang, diretsahan. Kung hindi mo kayang tanggapin na merong rejection, ako magkasabi sa'yo, huwag ka nang tumuloy. Sasayangin mo lang oras mo rito. Diretsuhan to. Hindi mo kayang rejection, huwag ka nang tumuloy. Pero pa ikaw nakahanda, na normal, kayang tanggapin yan, tumuloy ka. Kasi pag tumuloy ka, wala kang choice. Yayang ka lang. Nagtatawag ka pa rin. May negosyo ko, sama ka sa akin. Then finally, sabi ng list mo, talaga, ano ba negosyo yan? Ngayaman tayo. Pare, magyaman pag-usapan. Go ako dyan. Tuwang-tuwa ka. Go ang kausap mo. Nagkita ka sa galagay niya. Pare, ano ba negosyo? Ito, endowment kami, di ba? Ito yung produkto, yung marketing plan. Dalawang oras mo kausap, binabaliw mo ng gusto. At sabi ng kausap mo, grabe. Ang ganda pala ng endowment. Tululaway pa. Pa-aw yan. Nakasama ko dyan. Baliw na baliw eh. Ikaw naman. Yes. Agila to. Agila. Apat o ano, kung maganda. Mag-join ka na ba ngayon? Gusto ko sana eh. Ba't ba sana? Akala ko maganda. Mag-join sana. Bakit? Gusto ko pa rin. Hello, wala akong pera ngayon. Wala kang pera ngayon. Eh, hindi na ako mag-join. Siguro ano, someday. Someday? Pagkakaalam ko, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Sunday. Walang Sunday. Nakaka-frustrate. Kasi binigay mo yung best mo, hindi nag-pay in. Ang tendency ng isang downline, lalo pag bago kayo, magusto ka sa upline, 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 please motivate me. Bakit? Hindi nga ako na-reject, sabi ni Sir Arnel. Kasi dumating yung kausap ko, kaya lang, hindi naman sumama yung kausap ko. Upline, feeling ko, nag-fail ako. Fail yung representation ko. Kawawa naman ako. Kasi nag-fail. Ang thinking ng mga distributor, kapag nag-present ka ng business o ng marketing plan, kapag hindi sumama, ang kausap mo, palpak. Para hindi ka magaling. Para wala nangyari. Failure ka. Hindi po. Hindi mo sumama yung prospect mo, panalo ka pa rin. Bakit? Pinag-practice mo na naman yun eh. Walang nawala sa'yo. Lahat na kinabang ka, at least may nakinig sa'yo, nag-present ka. Nag-practice ka. Nakinig sa'yo, nakapractice ka. Kasi ang thinking ulit dyan, kahit anong ganda ng presentation mo, kapag maling tao ang kausap mo, kahit kami mag-present, kahit si Doc Ed ang mag-present, if you are talking to the wrong person, they will never join. Kahit bago ka, kahit hindi mo ba alam ang negosyo masyado, kahit kalahati pa lang ng presentation, kapag tamang tao nakita mo, may vision, may pangarap, malamang tama na presentation. Sasali ako dyan. Yes. Yes, yes. Huwag kayong matakot. Kami, bago kami yumaman, sa katerang failure dinaranas sa amin. Ilang tao ang kinusap namin, hindi kami pinaniwalaan. Tama? Huwag ka matakot mag-fail. Bakit takot mag-fail? Because of this reality. Takot na takot kayo mag-fail because of our mindset, bata ka. Para bang mali, magkamali. Ano turo ng bata ka? Bata ko pa lang. Sabi nila katatanda, anak, huwag kang makulit ha. Huwag kang aakit sanda. Pag umakit ka, tahulog ka kung panuhin kita. Adventurous ang bata. Kung anong bawal. Nagiging curious. Bakit bawal lumakit sanda? Eh, wala si tatay. Sino bukan? Umakit yan? Nadulas? Nung natulas na, Chepohan, sinabi ko, huwag ka makakita naman, nahulog ka tuloy. Nahulog na, pinalo pa. Kaya ang bata pag lumalaki, takot magkamali kasi may punishment. Alam nyo yan, nag-aral, eto na. Nasa school, nag-take ng exam, bumagsak. Ang estudyante ka pag bumagsak sa exam, nininervyos. Ang self-esteem ng baba, kasi feeling niya bobo siya. Kakadyawa siya ng classmate niya, bagsak, bobo. Kaya naalala, tapos sa kampanya, mga bobo! Diba? 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 Yung mga tumawa, nakakalan niya, diba? Are you with me? Yes!
Kakatsawan ka, masakit. Hindi, sir, ang matawag ka. Iho, bagsak ka. Bukas na bukas, pagpasok mo, isama mo ang tatay mo. Ikaw naman, gabi. Hello, tay. Oh, anak, kumusta sa school? Tay, tay. Sabi teacher, punta ka daw sa school bukas. Eh, bakit daw, anak? Ewan ko, tay, baka press honor ako. Tatay, excited? Yes! Nag-defend tatay, yes. Ma'am, pinapatawag niyo daw po ako. Oh, mister, kasi po yung anak niyo, bagsak na naman. Ba? Bagsak? Kaya kang bata, ha? Bagsak na pinipingot pa. Pamilyar? Yes! Lumalaki yung bata, takot magkamali. May punishment. Nagkatrabaho! Ayan! Nagkatrabaho, sit-sit sa boss, sampung magandang ginawa, hindi napapansin ng kumpanya. Hindi napapansin ng mga superior, ng mga manager, at ng mga may-ari. Isang mali mo, yari ka. Yan, ang tao, lumalaki, nagkamali, takot. Guys, good news sa Englobal. The more, malalaman mo ngayon, i-welcome mong failure. Because the more ka nag-fail sa Englobal, the more ka natututo, yes. The more ka gumagaling, the more ka nagiging success. Good. How can you appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang failure? Actually, failure is not the opposite of success. Failure is part of success. The more that you fail, the more nagiging successful. Ang founder ng Honda Motors, ang pangalan po ay Soichiro Honda. Alam mo sabi niya? Success is 99% failure. Pumalpa ka? Congratulations. Nag-fail ka? Congratulations. The more nangyayari yan, pinapagaling ka lang. Okay lang mag-fail, okay lang mag-stop, importante, willing ka tumayo. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Yes! Ayan naman lang yun. Kung nag-fail ka sa relationship, sa business, sa employment, sa ibang MLM, tapos na yun eh. Tanda mo lagi, importante yung present. Importante ngayong araw na to, willing ka tumayo ulit para kunin ang mga pangarap niyo. Yes! Huwag kayong matakot. Kasi ang takot ay nasa isip lamang. Ang takot ay nasa isip lamang. Pamilya? Yes! Nung narinig ko yun, oo nga naman, sa old song. Pero kinakatakutan mo, nasa isip mo lang. Walang katotohanan yun. False expectation appearing real. Bakit natatakot? Normal sa tao may takot. Kahit ano ang iyong status sa buhay, kahit ikaw ay sika, matod, killer, mamatay tao, may kinakatakutan niya. Bacho nga, bakit katawa? Ay, ibis! Tawad ka man? Sika, mamatod, masisisa ng asawa. Hoy, huwag ka na dito! Yes, mami! Di ba? Lahat ng tao may kinakatakutan. Lahat ng bagay sa buhay ng tao, kapag first time ginawa, nakakatakot talaga. As in, lahat ng first time. Yes! Yes! Kumusta first time nyo? Kung ano man yan, first time tumawid. First time sa school. First time sa trabaho. First time maligaw. Yes! O mga lalaki, nung first time ka naligaw, natakot ka, di ba? Yes! Baka kasi ma-reject. Paano malaman kung ang babae ay sasagutin ka o hindi kung di mo subukan ligawan? Kailangan matapang ka. Kaya minsan po may kwento eh. Kung sino babae maganda, mistisa, long hair, matangkad, yun ang walang boyfriend? Alam ko bakit? Kaya yung mga babae maganda, walang boyfriend, iniisip ng mga tao, pare, ang ganda ng babae niya, no? Alam mo sa ganda niyan? Imposible walang boyfriend yan. Ang ganda eh. Eh lahat ng tao, lalaki, yun iniisip. May boyfriend na yan. Ang ganda eh. Kaya wala naliligaw sa kanya. Ina-assume na may boyfriend na. At alam niyo ba kung sino yung babaeng laging naliligawan? Wala akong sinasabi.
Kayo mga yung babae dyan, huwag huwag ng long hair. Ako, sister. Ang dati suit for. Kaya marami naliligaw sa'yo, sabi ng mga lalaki, parang kita babaeng yan. Babaeng yan, di maganda. Walang boyfriend yan. Kawawa naman, no? Maligawan ka. Yes or yes? Yes! First time, parang first kiss. Walang malisya, malisyoso, ha? Do you still remember your first kiss? No. Yes! Chilona siya. Chilona sa pasa ko, chilona. Yeah! Ako na nga lang magkukwento. Para walang ma-open sa inyo. I still remember my first kiss. Okay lang i-share sa inyo? Yes! Pwede mo focus kayo sa akin muna, walang magkwentuhan. Para masarap magkwento. Okay lang? Yes! Ah, tanong, sagot, focus lang ha. Walang magkwentuhan. Para masarap magkwentuhan natin. Klaro ba yun? Yes! I-share ko sa inyo yung first kiss ko. Walang malisyoso ha. Ilang taon na ba ako nun? 25 na ako nun, first kiss ko. 24, 24 pa. Nung first kiss ko, medyo nilinervous ako. Kasi hindi ko po alam magagawin ko. Basta pag alam ko sa TV, pag may babae at lalaki nagkikiss sila, medyo meron ko narandaman, hindi ko kaya explain. Sabi ko, naging curious ako, kaya parang nakapagumahali. Eto na, first kiss ko. Hindi ko makalimutan. Di ba meron ba na mesang mahaba dito? Tapos kaharap ko siya. Ang pangalan niya, Arnold, eh. Arturo. Siyempre, babae. Straight ako, straight, di ba? Eto na, diba? Lumaakwal ako, yakahalik na. Nininervous po ako kasi first time. Ano kaya mangyayari? Hindi ko lang gagawin. Ako ba'y kakaliwa? Ako ba'y kakana? Ako ba'y nganganga? Diba? Sa napakalambot kong lips. Ako ba yung nilabutan? Sa mga nakalit na, alin yung pakandang? Yun ang naramdaman ko. Ang sarap. Hinanap-hanap ko yun. Kasi nag-enjoy ako. Kasi masarap. Lalo pag mahal mo. Walang pinagkaiba sa global. So, umpisa, ninervusin kayo. Mahatakot ka. Pero believe me, kapag dumating yung time, kumikita ka ng 20,000 pesos per day, believe me, hahanap-hanapin yung yes. If you will notice right now, ang iba sa inyo hindi pa kumikita, pero hinahanap-hanap mo kayo global. How much more pa kumita ka? Paano yun? Hindi pa kumikita, hinahanap-hanap mo na? Kasi alam mo eh, wala ka pa kinikita ngayon, pero alam mo, papunta ka na doon. Kaya ka lagi excited. Are you with me? Yes. Ngayon, tanggap mo, may duda, kailangan matanggap mo meron direksyon at mag-fail ka. Doon ka natututo. Lumalakas na ang loob mo. Bakit kailangan mo lumakas ang loob? Bakit mo kailangan maging global? Para malaman niyo lahat, the moment mag-join ka sa global, dapat alam mo agad kung ba't ka naglabas ng 6980 para saan? The moment naging miyembro kayo, alam niyo yung isa sa pinakamalalang dahilan. Anong purpose niyo? Ba't ka nag-join? Para saan? Sa goals? Malamang dahil sa mga dreams. Yes or yes? Yes! And when we talk about dreams, iba-ibang level yan. May ibang tao, ang dream lang dyan, kumita ng 10,000 pesos per month. Masaya na dyan. Iba 100,000, iba half million, iba naman gusto 1 million. Iba naman sabi na, pwede pa na kumita sa global ng as high as 3 million per month. Yun ang pangarap nila. Ibig sabihin, kapag ikaw, o ikaw ito ngayon, tagal ang duda mo, kaya ka mag-ing global because of your dreams. Kung makapasin mo,
Mula sa gulong to, bago makuha ang mga pangarap nyo, ay napakalayo. Yes or yes? Yes. Because for you to get your dreams, para ka maging successful, success is a process. May proseso yan. Una, mag-join ka kasi gusto nyo mangarap. At para ang pangarap ay makuha, kotse, savings, travel, lahat ay kailangan ng pera. Hindi pwede nangarap pala na walang pera. Pera, ang problema sa ito, buhay pera. I still remember one time, isang probinsya, habang nagkukwento ko ng marketing plan, yung bilog-bilog, merong lalaking tumayo. Kalagitnaan ng presentation ko. Maraming tao may tumayo, lasing! Talay! Mr. Limpid! Okay, sana yung sabi mo, hello, buka ka pera-pera eh. Nabigla po ako. Masama ang pera, ha? Ang dami nag-aaway ko sa pera. Totoo, masama ang pera. Kung sa masama, gagamitin. Pero napaka-importante ang pera. Money is not the most important thing in this world. Correct. But the lack of money affects the most important thing in this world. Importante ang tuition fee, pagkain, pamasahe. Lahat, bawat kilos ng tao, kailangan ng pera. Kaya ka nagkatrabaho, para kumita ng pera. Ba't ka mag-inegosyo, para kumita ng pera. Kaya ka may pinipag tayong financial freedom eh. Ano yung financial freedom? Lahat kayo malayang mamasyal. Pero wala kayong layang bilhin ang gusto nyo. Bawat desisyon nyo, depende kung magkano ang laman ng wallet nyo. Obserbahan mo, pag nasa mall ka, sale. Walang kwenta ang sale pag wala kang pera. 90% discount, walang kwenta yun pag wala kang pera. Pagpapasok ka, hini-confident. Kasi pag nasa mall ka, sa mga boutique store, sisilip ka palang, ang pasok mo, grabe. Kung wala 6-30, pasok ka. Ganda sa patos nyo. Bakit ang presyo? 40 mil. May mga sapatos na 40 mil? Yes. Ang pera mo, 40 pesos lang. Nakatitig ka pa. Sabi ng sales lady, oh sir, ang ganda niya, bagay na bagay sa'yo. Eh, ang ganda ng sales lady. Oh, sabi mo, oh nga. Ang ganda na itong red dress na ito. Miss, gusto ko, wala pa kulay dilaw nito. Wala po eh, sayang, buwasan akong apat. Dilaw? Leather shoes. Sabihin, ang complex mo, magawa pa ng mga alibay. Namasal ka sa mall maghapon. Nagutom ka, ando ka ng higitan sa restaurant. Nakaupo ka, ang tagal mo nakatitig. Gutom na gutom ka na. Putla-putla ka na. Hindi ka maka-order. Saan ka nakatingin? Sa kaliwa o sa kanan? Ano na sa kanan? Presyo, grabe. Ito yung favorite ko, steak. Bakit yung presyo? Oh, baka dumutunawan. Sabi niya lang po, tay, gusto ko fried chicken. Fried chicken, anak, sandali lang ha. Bakit yung presyo? Anak, makolesterol to. O tinapay na lang tayo. Nangyayari. Yes. Sabihin, pag pera pag-uusapan, kailangan open-minded kayo. Are you with me? Yes. Noong nag-join ka sa Global, marami kang na-realize. Kasi ang pagkita ng pera, either kayo ay mag-empleyado, mag-business, ano pa, mag-OFW, ano pa, o mag-franchise. Yes or yes? Yes. Yan ang kitaan ng pera. Pag ikaw nag-empleyado, paano makukuha yung mga pangarap mo kung kayo ay kinsa na sa katapusan? Tama. Hindi ka pang sumusweldo, namumutang ka na. Alam nyo, ibig ko sabihin, anong date na ngayon? Four. Kumusta ang sweldo mo katapusan? Wala na agad. Malamang sa adjis, kulang na yan. Aabangan mo na 15. Yes or yes? Yes. So, empleyado ka, malabo, makuha mga pangarap. No offense sa mga empleyado ha. Employed ako sa hotel ng 12 years. Magandang posisyon ko sa hotel. Isa ko sa mga managers. Marami akong barkada, magandang posisyon. Pero until now, ang pangarap malabo pa rin. Kasi, swelduhan. Walang pasama sa employment kung maganda ang inyong kinikita. Kung kayo ay well compensated. Pero bilang na bilang sa ating mga dalili, ang mga empleyado, ang pangarap ay nakuha. Totoo to? Totoo. Ah, ganun ba? Eto, mag-negosyo na kaya ako. Mag-business ka? Kapag nag-negosyo ka, kailangan kapital. Kailangan malakas ang loob mo. At very risky ang negosyo. Hindi ka pwede mag-tayo ng business kung wala kang alam.
pag nagtayo ka na sa restaurant, kailangan alam nyo mamalengke. Presyo ng gulay, manok, isda, baboy, karne. Paglinis, pagluto, pagbenta. Very risky ang business. E di mag-franchise ka, pag may franchise ka ng McDonald's, Jollibee, Power, daan-daan di mo kikitain mo. Pero 25 million to 30 million franchise fee pa lang. Kung kayo meron yan, wala ka dapat dito. Yes or yes? Yes. May mga OFW ako. Marami nag-a-abroad. Maganda kinikita. Pero may mga kwento, hindi man po lahat, may nagkukwento. Pag nag-a-abroad, magandang kitaan. Pero may mga risk. Mayroong placement fee. Tapos, ang masakit niyan, yung anak mo, lumalaki sa picture. Tama. Uy, grabe, pare, oh. Di mo anak ko, gumagapang na. Tama? Uy, pare, anak ko, nakakalakad na siya. Pare, tuntua ako. After some time, isang buwan, pare, tumatakbo na siya. Maka-excite. Pare, tinan mo anak ko. Dati, isa lang siya. Dalawa na sila. Nakatanong, anong nangyayari? Yes! Nakapag-abot, malaking kinikita. Pero problema lang, merong nasisira ang pamilya. Hindi po lahat. Ang sabi ko, may ganong kwento. Nag-asawa ka, kayo ba may nakilala ng asawa? Bago mag-abot, nagpakasal muna? Yes! Tapos 20 years abroad? Na-imagine mo? Uy, bago ko mag-abot, pakasal muna tayo para sure akong aking ka lang. Nagpakasal. Tapos nag-abroad. 20 years nag-abroad. 20 years. Ang bakasyon, once a year. Isang buwan. Ang tanong ito, kung kayo nag-abroad ng 20 years, nagpakasal ka ng 20 years, ilang taon kayo mag-asawa? Mag-asawa kayo ng 20 years sa papel. But physically, 20 months lang yun. 20 months lang kayo magkasama. 1 year and 8 months. Kaya merong mag-asawa, kapag nag-abroad ng isa, pag nakikita, nagkakahiyaan. Bakasyon. Ay, basta ka na. Ako yung asawa mo. Araw ng kamay eh. Ganit pakit. Kasi naninibago ka yung sa kilala eh. Tama? Tapos sino mo din din. Yung anak mo lumalaki. Pag bumunta ka, hindi ka kilala. Anak-anak, ako yung tatay mo. Ito tsokolate. Sabi ng anak mo, Yaya, may momo! Yes or yes? Yes! Kikita ka ng pera. Pero ang dami kapalit. Kaya Andres, malago pa rin. Itong good news. Kapag naging global ka, hindi ka entero rito. Walang employee-employer relationship sa global. Ito po yung negosyo. Tama? Lahat tayo yung business partner. Hindi mo kami boss. Yung apply mo, hindi mo boss. Tayo yung business partner. Lalo ba yun? Yes. Kami na ako na lang, pero hindi namin kayo empleyado. Negosyante ka dito. Franchise? Yes. Pwede ka mag-open sa lahat ng bansa. Tama? Buong Pilipinas, isang one time ka lang maging membro, pero pwede yung palakihin ang grupo nyo. Right now, we have 25 countries under in Global Philippines. 25 countries po. Italy, Europe, sa Africa, Middle East, North America, Asia. Pwede ka mag-expand ang negosyo mo doon. Biyahe, pwede ka mag-travel. Hindi para magtrabaho, para mamasyal. Ang A-Global po, meron tayong travel incentive. Every 2 weeks, pwede ka mamasyal. Pati ng Pilipinas, and time will come, iba't ibang mga bansa. Ang income, guaranteed. 20,000 pesos per day, as high as 2 million, 3 million per month. Are you with me? Yes! So, pag nag-A-Global ka, automatic, negosyo mo to. And this is your business. Dapat na yung palang tanggapin mo na A-Global yung negosyo mo. And you have to do this business very, very seriously. Bakit maraming tao nag-join? Hindi yung mayaman. Kasi hindi nila sinaseryoso ang A-Global. Ang tingin nila, A-Global being small time lang yan. Bakit? Imagine mo, saan ka makita ang negosyo? 680. Ang nakita na maraming tao, yung kapital, maliit na kapital.
Paano magiging bigla mga global? Ang init-init ang kusina. Siksikan ng mga tao. Tapos iba-iba yung mga tao. Yung kusina, amoy tao. Amoy paa. Akala ng mga tao kasi big, small time to. Ang thinking mo kasi para maging bigla ng negosyo, malaki ang puhunan. Tama? Sa atin iba. Maliit ang puhunan, pero malaki ang income. Yes. Do this business very seriously. Kung gusto mo seriously ka ng global, kailangan mo yung pala, sinusoy mo ito. Pakisabi sa tabi mo, sinusoy mo ang global. Para magbago buhay mo. O paano yan? Maraming mga distributor, ang global ba yung kaya ko? Mahiyain ako eh. May mahiyain dito? Yes. May hindi magaling magsalita, takot sa sales. Guys, kaya kayayaman sa global kasi dito ina-apply yung certain law of leverage. Regardless kung anong background nyo, estudyante ka, housewife ka, 80 anos ka, 90 anos ka, it doesn't matter. Kasi dito, hindi mo kocho, kung 80 anos ka, mga downline mo puro 80 rin. Kapag hindi mo kung estudyante ka, downline mo estudyante din. Nag-multiply ang oras mo sa ibang tao. And last, this is a helping business. Kaya napakaganda ng Inglobal kasi dito po ay tulungan. Bago ka maging successful, ang goal nyo, tulungan mo yung mga taong inimbitahan nyo. Yes. Yan ang number one. Yung maganda sa Inglobal. Are you with me? Yes. Saka maganda pa, dagdag ko, Inglobal, this is a family business. Pwede pamilya mo, pwede isama dito, si Lolo, si Lola, si Uncle. Alam mo, isa sa mga hinangakong grupo, yung A1 Dragon sa pagmumuno ng limon sa kanibet ng duro. Lahat ng anak, active sa global. Lahat ng anak, merong kotse. Pati ako, si AJ. Ilang taon lang, wala pa 7 years old. 5 or 6 years old pala si AJ. Miembro pa rin. Imagine mo sa bahay niyo, you are talking the same language. Yung pag-isip mo, good morning tayo, power! Di ba? O si nanay, o bagong ligo, ang ganda-ganda. Para ka nanay, 1,000,000, 2,000,000. Di ba? Kumakain kayo pamilya. Ay, kuya, please pass the rice. Para kay kuya, 3,000,000. You are talking the same language. Sounds good. Kung marinig mo na apples nyo, yumayaman, pero marami akong kilala at narinig. Inglobal, alam ko yan, marami nag-Inglobal yung mayumaman. Pamilya ka ganun kwento? Yes. May nag-Inglobal daw, hindi rin yumaman. Yes. Minsan, yung mga tao, doon nagpo-focus. Sa nag-Inglobal, hindi yumaman. Eh, nag-Inglobal, hindi ba yumaman yun eh. Doon nakafocus. Ang hindi mo tanungin, meron bang yumaman sa Inglobal? Yes. Marami bang yumaman? Yes. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Huwag ninyo ubusin ang oras mo sa mga tao walang resulta sa global. Doon ka mag-invest ng time sa mga tao may alam. Tama? Yes. Kung sino mga tao, ngayon parang iiwasan nyo. Yung mga tao nakapaligid sa'yo, iwasan mo yan. Dapat chine-check mo yan. Kasi kung sino lang ikaw kasama mo, magagaya ka. Kapag global, mga seryosong distributor, may mga pangarap, sa kailan ka dumikit? Mahahawa ka din. Ang Inglobal po, ganito yan. Ang Inglobal po, kaya marami yung mayaman dito, merong proven system. Pakiulit nga. Yung proven system ang magpapayaman sa'yo. Hindi kung ano ang background nyo. Yung nga lang, katanong proven system, ang ituro sa'yo, kapag pasaway ka, kapag mayabang ka, mataas ang ego, mataas ang pride nyo, believe me, walang mangyayari sa inyo. Ang pride, everyone say pride. Ang pride is tasteless, odorless, colorless. It's very, very hard to swallow. Subukan nyo lulukin ang pride. Nagula yan. Sabon yan, sabon. Are you with me? Yes! Huwag matigas ang ulo ninyo. Huwag matigas ang ulo nyo. Pag matas ang nagmamarunong ka, sabi mo, ay, alam ko na ang global. Yung alam ko na yan. Pamilya sa iyo? Yes! Famous line yan. Famous line ng mga distributor kapag inibitahan mo, uy,
Sabi kasi yung global, huy, ating ka ng seminar. Ano sagot? Ah, alam ko na yan. Yung upload at download, alam ko yan. Magre-recruit-recruit kayo. Upload, upline, downline, upload, download. Nasa mo. Iba ang alam sa narinig. Kung iba yung alam mo na, dapat mayaman ka na ngayon. Nagkaroon ka ng idea. Narinig mo to, hindi mo to alam. Ibig sabihin, for you to succeed in this business, number one secret, number one ingredient, kailangan meron kayong magandang attitude, ugali. Everybody say attitude. Every time meron training, hindi nawala ang salitang attitude. Kasi nga, kahit anong ganda, bakit hindi skills? Skills is very important. Paano makakapag-invite, makakapag-present ng business, may close ang sale kung wala kang skills. But I do believe na kahit anong skills ang ituro sa'yo, kapag pasaway ka, hindi ka matututo. Kaya pagpasok ko sa global, ang unang kinokorek, pag-uugali. Attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. No pestment. Kahit kayo ay kumlaude, sumikumlaude, hindi ka rin nayayaman ka dito. Kasi minsan, kung sino matalino, sino magaling, siya ang mahirap turuan. Kasi ang daming alam. Ang utak ng tao parang baso. Ang baso, pag may laman, subukan niyo magsaya ng tubig, umaapaw ng tubig. Because there's no enough space to accommodate that water. Ang baso, kapag wala laman, kapag nagsaya ng tubig, lang ma-absorb. Ang utak ganun. Pag maraming kaalaman niyan, pag nagturo kami, hindi ma-absorb. Mahuhulog lang yan, tatapon lang yan. Pero ngayon pa lang, utak mo na laman, lahat ng tuturo ko sa'yo, pasok. Kaya tuwa-tuwa mga bobo. Yes, bobo ko. Wala akong alam. Ang sabi ko, matalino ko man o hindi, basta pag nagturo kami, tanggalin niyo muna ang alam ninyo. Claro? So, klapan niyo sarili niyo. Bawal ang pasaway, bawal ang mayabang. Right now, sa dami din namin nanonood niya umatid dito ngayon, at meron pa nanonood niya sa live nating Facebook, alam ko right now, marami nanonood na professional at magandang buhay. Sa mga professional, look at me. We respect your profession. Huwag kayong mayabangan sa amin. Parang ganito lang yan eh. Kung meron doktor dito ngayon, doktor, may sakit ako, kukonsulta ako sa iyo kasi may alam ko dyan. Kung ako magpapagawa ng bahay at meron itong arkitekto, kukonsulta ako sa iyo kasi may alam ka dyan. E nagkataon sa global, marami kami ginawang milyonaryo. Marami kami pinayaman sa global. Kaya kung gusto niyo mama sa global at magbago ang buhay ninyo, kami ang pupuntahan ninyo. Claro. Maliwanag ko yun. Attitude. We respect your profession. May kwento dyan eh. Meron sa profession, bagong-bago to. Kaka-research ko na kahapon. Bagong-bago sa mga bago. Meron sa profesor, tsaka boatman. Sabi ng profesor, hey Mr. Boatman, pakihatid mo nga ako sa kabilang ilog. Turong-tuwa yung boatman. Kasi may pasahero siya. Yes sir, sakay na po kayo. Turong-tuwa yung boatman. Yeah, power. Saguan. Habos pa saguan siya. Sabi ng profesor, Mr. Boatman, magaling ka ba sa English? Sabi ng boatman, sir, mahina ako sa English. Hindi po ko nakapag-aral. Ah, ganun ba? Alam mo dahil dyan, you will lose one fourth of your life. Sabi ng boatman, grabe. Mahina sa English. One fourth ng buhay ko, wala na. Saguan. Sabi ng profesor, Mr. Boatman, sa math, magaling ka ba? Ay, mahina po ko sa math. Ay, alam mo dahil dyan, you will lose another one fourth of your life. Sabi ng boatman, grabe. Kalahati ng buhay ko, wala na. Saguan. Sabi ng boatman, sa science, magaling ka ba? Science, sir, mahina po ko dyan. Ah, ganun ba? Dahil mahina ka science, you will lose another one fourth of your life. Sabi ng boatman, power. Copy na lang. Ubus na ang buhay ko, ah. Di ba? Tapos pasakuhin siya. Ginawa ng boatman, bigla niyang itinog ang bangka. Pagtaog ng bangka, ang sabi ng profesor, yung boatman naman, pag-floating-floating lang. Sabi sigaw, hey, Mr. Professor, do you know how to swim? Sabi ng profesor,
ganun ba? So you will lose 100% of your life. We respect your profession. Sa global, kung sinong nauna, sino seryoso, sino committed, siya ang papakinggan. Kahit mas bata sa'yo, pag nag-invite sa'yo, mas mayaman ka, mas matalino ka, wala yung kanalaman sa likod natin. Claro, Mel? Yes. Attitude. Kapag alam nyo ang isang bagay, you're very confident. Ang confidence level ng tao, minsan depende sa alam nyo. Do you agree? Yes. Estudyante, pag may exam, napag-aral, may alam, excited mag-exam kasi preparado siya. Ang estudyante kapag may exam, hindi napag-aral, ininervyos. Tapos nag-pray, Lord, saan walang pasok, Lord? Nangyayari? Yes. Tama? Ang emro ba ganun din? Pag may alam kayo, regardless kung anong background nyo, kahit sino kausap nyo, malakas ang loob mo. Kasi alam nyo ang sinasabi nyo. Importante yun. So, ang magpapayaman sa'yo sa global, hindi yung 690. Some people think na kapag nag-membro ka, mayaman ka na. Kahit mag 7 accounts ka, mag 15 heads ka, hindi yan ganun na yayaman ka. Kasi ang pagiging membro, ito'y paraan lang para makapag-invite ka. Kahit marami kayong prospect, kapag hindi ka membro, hindi nyo pwede mag-invita. Tama? Ang magpapayaman sa isang global, yung kaalaman. Diba sa inyo, guys? Ang knowledge niya, nahuho mo sa pag-attend ng mga seminar. So, kaya mo, ang knowledge para mahuho mo, kailangan binibigyan ng time. Yes or yes? Yes. Na ginagawa nyo ngayon, kayo ay nagbibigay ng oras para aralin ang global. Pag inaalam mo ito, magkakaroon kaalaman. If you know what you're doing, you have the edge. Lamang lagi ang may alam. Yes. Pakisabi sa tayo mo, lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Lalo na, yung alam mo ay ia-apply mo. Para mas klaro. Kasi may alam ako ah. Lamang ako. Lamang ka, pero mas maganda yan kung ia-apply mo yung paalaman mo. Kahit marami kang alam, kung wala yung application, useless. Are you with me? Yes. Knowledge. Kapag may alam kayo, hindi kayo basta-basta may discourage. Hindi kayo basta-basta mag-collapse. The tallest building in the world, makikita mo yan sa Dubai. Ang pangalan, Burj Khalifa. Alam mo gano'ng kataas ang Burj Khalifa? Almost 1 kilometer ang taas niyan. Nung first na kapagpunta ng Dubai, pinuntahan ko ang Burj Khalifa. Pag-akit na pag-akit doon, nagulat ako. Kasi meron doon sa flooring, salamin, kita-kita mo yung taas. Ah! Kita-kita mo yung lalim. Ang ginawa ko, tumalun ba ako? Tumatak ba ako? Yay! Very confident ako mag-tumak po at tumalun. Kasi alam ko, hindi magkukulap sa building. Kasi alam ko, malalim ang pundasyon. Are you with me? Yes. Walang building na tumayo na walang pundasyon. Mas mataas na building, gusto mo itayo, mas malalim pundasyon ang kailangan mong hukayin. Pag walang pundasyon sa building, humangin lang, magkukulaps to. Are you with me? Yes. Ang building na to, ang nag-represent ng dreams natin. Mas malaking dreams, mas malaking pangarap, mas malalim na pundasyon. Yung knowledge. Yung ginagawa nyo ngayon. Kahit sino magtawa sa inyo, kahit sino mag-reject sa inyo, hindi kayo basta masishake. Kasi malalim yung pundasyon ninyo. Akala nyo kasi, ang iba sa inyo, akala mo nakupo ka lang dito, umatid ng mga seminar, para ma-entertain. Ang hindi mo alam, the moment umatid ka ng NDO, pinapalalim natin ang mga pundasyon nyo. Para hindi basta the more mati ka ng mga seminar, attend OPP, attend para demo, dapat may NDO. And these are the basic ng mga seminar na dapat yung puntahan. Huwag na huwag kayong aangal, magko-complain pag pinapatid kayo ng mga appraisal sa mga seminar.
Kapag lagi ako matin dito, tumitibay kayo. Are you with me? Yes. Nakakasunod ka? Yes. Eh, bakit ka lang paulit-ulit? Kaya paulit-ulit, para kumakas sa subconscious mind mo. Kapag paulit-ulit yan, magugulat ka. Time will come, pag mayroon kayong taong kausap, ang kasabihin sa'yo, parang ikaw ba yan? Bakit? Ang galing-galing mo magsalita ngayon. Nagulat ka! Ang galing mo daw magsalita. Kaya ka magaling kasi may sense ka na. May direction na sinasabi ninyo. Puro positibo pinag-uusapan. Tama? Yung lumalabas sa ibig mo, yung mga narinig mo sa amin. Are you with me? Yes. Kopya-kopya lang ito. Lahat na lumalabas sa ibig ko, kinopya ko lang. Nagkakaiba lang yan sa mga personal testimony. Are you with me? Yes. By the way, para iba siya makalik sa akin, ito na naging problema ko nung una. Mahirap po kontruan. Pasaway akong distributor. Siguro meron akong dahilan bakit naging pasaway ako. Sa mga first timers mo, allow me to share with you how I got involved in networking. Okay lang ba yun? Yes! Ang A-Global po, 13 years na. But I have been in the business for almost 21 years. 1998 ako nag-start bilang sa networker. Ang background ko po, ang dati kong trabaho, dati akong manager. Isa ako sa mga manager sa isang pinakamasikat na hotel sa Ross Boulevard. Sa front office, maganda ang position ko. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko. Ako yung boss. Desk clerk ko nag-invite sa akin. Kaya nung una, ako po'y nahihirapan. Pinipitahan niya ako, ayokong maniwala. But this guy, he was very persistent. Kaya pinagbigyan ko lang. Nung umatid ako sa seminar, parang ngayon din, after 2 weeks pa ako umatid. Pag-attend na pag-attend ko sa seminar, nabaliw na ako. Kasi maraming tao, tapos puro mga success stories na nag-uusapan. Mga hindi nakatapos na pag-aaral. Merong factory worker, jeep driver, security guard, budigero. Ang kinukwento, nagbago buhay nila. Mayroon din mga professionals, may mga businessmen din. But what comes to my mind? Kung mga tao man hindi nakatapos na pag-aaral at naging successful, if they can do it, I can do it better. Yes. Huh? So, ngayon, baliw na baliw po ako. Part-time lang ako. Pero part-time ko, nagiging unfair ako sa hotel. Kasi isip ko, puso ko, wala sa hotel. Ang gusto ko na mag-recruit. Baliw na ako eh. So after 2 months, I resigned from my job. Para makapag-OPP, makapag-prospecting. So pag-resign ko, OPP dito, OPP dyan, di ba? Demo dito, demo dyan, power. Dami kong makuusap. Dami kong pinupunta ang mga lugar. Oh. Grabe, oh. Walang sumasali. Oh. Sabi ko, wala sumasali, tumatawa pa iba sa inyo. Nung tinapan ako, sabi ko, okay, ba't mahirap? Wala mahiniwala sa akin. Ano ba sikreto? Ang sabi ni sponsor ko, ang number one secret, learn the system. Adapt ka sa system. Mag-humble down ka, attend seminars. Yun ginawa ko. Bumabad po ako sa mga seminar. Hindi ko na malayan, nakukopya ko na. This is a copy business. Are you with me? Yes. Are you learning? Yes. Ah, ganun ba yun? Pag maganda bang attitude mo, yayaman ka na. Ito naman po yung mga katwira ng mga ibang mga tao. Akala ko ba pag maganda pag-uugali, pag mabait ka, yayaman ka na. Hindi mo guaranteed na maganda ugali mo, yayaman ka na. Kasi kung yun ang assurance, sana lahat ng mabait, yumaman na. Nag-upisa lang doon sa attitude. Ang next mong gagawin, pag nag-humble down ka na, umatay ka sa mga seminar, nag-take the notes ka, ni-record mo, binidyo mo, aaralin mo, at i-apply mo. Klaro? Yes. After that, kailangan patasin mo naman yung belief mo. Importante yung belief. Kailangan 100%. The moment mag-join ka sa Global, sa isip pa lang, tapos na ang laban. Yes. Sa isip pa lang, may niwala ka, may yaman ka. Ganun ka-importante yung belief. Kasi ang belief, parang balloon. Ang isang balon, kapag natusok ng maliit na bagay, it will burst, sasabog ang balon. Yes or yes? Yes! Ang balon na yan, ang nag-represent ng belief mo. Kapag nahaluan ka ng kahit konting duda, tapos yan. Iba ang kilos ng tao kapag hindi ka niniwala sa ginagawa mo. Iyaman sa inyogan? Eh, baka hindi. Hindi, iyaman lang. Baka hindi. Hindi pwedeng urusulong. The moment mag-join ka, niniwala ka, kailangan maging consistent ka. Bukas, ang paniniwala mo the same, pakalawa,
next week, next month, next year, hanggang nasa global ka, dapat maniwala ka. Kailangan tuloy-tuloy. Be consistent. Consistency is the key. Maraming mga distributors. Every time at a seminar, power, grabe, payaman. Payaman talaga. Paglabas dito, grabe, payaman talaga, payaman. Nasa ELSA, payaman talaga. Para, payaman. Katabi mabaling, payaman. Tapos yung katabi mo sa bus, yung mga pag-inialayo sa'yo. Baka mong drupot. Hindi payaman pa yung payaman. Sa bahay ka na payaman. Pagbukas sa bahay, payaman. Yung lamesa, walang ulam. Grabe, payaman pa talaga. Pagbukas ng ref. May tubig, walang ref. Tubig, walang ref. May tubig, walang laman. Paglaman ng ref, ano? Damit. Yan ang cabinet ang ref. So yung belief mo, bababa. Tama? Pag nakita mo yung present situation nyo, ang bilip na wala. So dapat ang bilip mo ngayon, kahit wala kang pera, may utang ka, gutom ka, mataas ang paniniwala mo, yes. Nayayaman ka. Yes. Ako ba'y nasanay? Gusto ko sa aking presentation, mayroong participation ng audience. Okay lang ba yun? Yes! Pagsigaw ng power, sagot ay? Grabe! Kailangan medyo naglalabas yung mga ugot sa ugat, ha? Power! Grabe! Grabe! Power! Nagtanong ako sila, if you believe in yourself, ang sagot mo, yes, I believe! Yes, I believe! Do you believe in yourself? Yes, I believe! Merong isang faith healer, famous na faith healer, ang dami pinagaling. Pag sa merong mga healing rally, puno-puno mga tao, ginawa ulit sa ano, sa Pilipina Arena, grabe, sisikan. Tapos mayroong isang pasyente na nasa stage na kaupo. Alam mo, sabi ng faith healer, grabe. Ang daming tao ngayon dito. Guys, meron tayong kasamahan dito ngayon. Sabi ng faith healer, meron tayong kasamahan na may karamdaman. Kayo ba'y naniniwala siya'y gagaling? Do you believe? Yes, I believe! Do you believe? Yes, I believe! Sabi ng faith healer, ngayong naniniwala sila na ika'y gagaling. Inuutos ko. Ludo, mayo ka. Sabi ng pasyente ganito. Ha? Tumayo ka. Sabi ng pasyente. Ha? Dahan-dahan siyang tumayo. Ah! Patayong-patayo niya. Nagsigaw ng tao. Grabe! Power! Grabe! Grabe! May umiiyak. May kinikilabutan. At ang sabi ng kaitin at ngayong kapatid, nakatatayo ka na. Inuutos ko. Lumakad ka. Sabi nung pasyente, ha? Lumakad ka. Sabi nung pasyente, ha? Dahan, dahan siya lumakad. Sigaw ng tao, grabe! Grabe! May umiiyak. May kinikilabutan. Yung isa hawak-hawak ang buhok doon katabi. Grabe to! At ang sabi ng faith healer, ngayon kapatid, nakatatayo, nakalalakad ka na. Ano nang masasabi mo? Ano masabi ng pasyente ganito? Hindi pa rin po ako makakita. Ulat pa lang. Hindi pa lang kunyari. Ano ba nag-sure? Ano ba nag-sure? Wala ko nag-sure. Do you believe in yourself? Yes, I believe!
importante ang paniniwala. Sa mga first-timers, mapapansin mo, mayroon kong kwento para maging masaya lang. Pero gusto kong intindihin nyo ang mga mensahe ko. Klaro ba yun? Yes! Importante ang paniniwala. Alam mo bakit? Bakit? Ang iba sa inyo, alam ko, ramdam ko, ang pagpunta rito, kahiyaan lang. Pwersahan lang. Pinagbigyan mo lang yung mga sponsor nyo. Gusto ko malaman nyo kung ano ang dahilan na napunta ka sa lugar na to ng King Global. Believe me, hindi po yung aksidente. Walang aksidente na nangyayari sa buhay ng tao. Do you believe in God? Yes! Do you pray? Yes! We always pray, Lord, give me an opportunity para magbago ang buhay ko. But our good God, hindi baba sa langit. Slow motion, nakapagpig. May mga angel. Mga na. Ito ang oportunidad. Walang ganun. Si God gumagawa ng paraan para mga prayers ay masagot. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maging prosperous na tayo at bigyan ng pag-asa. And I do believe, ang King Global po, isa sa mga sagot sa ating mga problems. Amen? Nakapagawa yun? Hindi ko. Ito pala lalak sa loob mo eh. Nag-pray ka, asking for opportunity. Wala bang sagot sa ito. So believe. Believe in God. Believe in the company. 30 years na tayo. Dapat ka lang maniwala. Lahat na itinamis ng company, profit sharing, US travel, maraming gagawin milyonaryo, maraming bansa ang mag-o-open, nangyayari na po. Believe in the company, believe in the products, ang strength ng kumpanya, hindi ka lang kikita ng pera sa pag-i-invite o sa pag-i-recruit. Kailangan mayroong produkto umiikot, kailangan effective ang product, kailangan mayroong repeat orders produkto. And you have to use our product. Mahirap po magkwento ng produkto, ni minsan, hindi mo tikman. Ang product, paano magiging ng 24/7? Paano? Ganito yan, para safe ka. Basta 3 tablespoon na day, ha? Hindi po ito zero. Maliwanag mo ba yun? The more gumagamit ng produkto, the more makakapag-share. Are you with me? Yes! Believe nyo, sa uplines. Anyway, gusto ko mag-iklaro yun. When we talk about upline, ibig sabihin upline. Upline! Yung upline po, ito yung nag-invite sa'yo. May kasabihan na you have to believe, trust, respect, follow your upline. Number one, you have to be thankful sa upline. Yung, especially sa direct upline nyo. Kasi ang direct upline nyo ang ginamit na instrument. Pero yung follow your upline, depende. Susundin mo lang si upline kung tama ang itinuturo sa'yo. Always ask intelligent question bago mo sundin. Kapag mali ang tuturo sa'yo, bagsak presyo, panlulot, basta against a company policy, do not follow your upline. You have to protect your business. Tama? Be thankful, yes. Follow your upline kung seryoso. Trust your upline, yes. O si upline, nag-invite sa'yo at seryoso siya, cancel everything. Alam ni upline kung paano tutulungan. Huwag kang magiging pasaway na downline. Are you with me? Yes! Believe also to your downline. Siya yung downline? Kayo lahat downline. At ang downline po, inibitahan niya, hindi para magperahan. Ang downline, inibitahan niya para tulungan magbago din ang buhay niya. Yes! Tanda po. And always motivate your downline. Inspire your downline. Appreciate your downline. Kasi minsan, may mga uplines po, ang feeling mo boss kayo, hindi kayo boss dito. Business partner mo is downline. Kahit nauna ka, you have to respect your downline. Motivate them, inspire them. O downline, kumusta ka na? Nag-invite ka ba? O upline, lima inibitahan ko, kumusta ang nangyari? Upline, di sumama eh. Ano? Lima inibitahan mo, di sumama? Ako nga, anil eh. Hindi rin sumama. Alam mo, hirap pala ginagawa natin. Mag-pinta kaya tayo pareho. You have to inspire your downline. Kapag nag-invite siya, appreciate them. Okay lang, inibitan mo si mama, okay lang. At least nag-try ka mag-invite.
Baka mayroon dapat i-adjust. Like, pag-usapan natin. O kung saan na-apply, saan po inimbitahan ko eh? Hindi pa rin si mama, okay pa rin yan. Saan po inimbitahan, okay pa rin. Oo naman, basta binigay mo yung best mo. 20 inimbitahan, hindi sumama. Ano sagot? Basta ibinigay mo yung best mo. Kung 50 ang inimbitahan, hindi sumama. Ano sagot? Mga plastic. Oo, tama, okay. Okay pa rin yan. Talaga, apply? Okay pa rin yan. Alam mo, hindi okay. In-invite 50. Umalis 51. Kasama ka na, di ba? Mawala sila lahat, okay lang. Huwag ka lang mawawala sila. Tandaan nyo, believe in God. The moment mag-join ka sa Global, ang downline nyo ay nakaready na. Bitin ko ha, huwag ka lang mainit. Ang downline mo nakaready na, ha, hanapin nyo lang. Yes! Huwag naman, uy, sabi ni Sir Amel, ang downline nakaready na, hihintayin mo sa bahay. Hindi ka katok yun, upline. Upline, ako. Ako yung subo. Ako yung downline mo. Huwag yung downline, mahuhul sa bubo. Uy, downline, ano ba lang? Ang downline, hinahanap yan. Tama? The moment mag-join ka sa Global, nakaready na ang mga downline, hahanapin mo na lang. Yes! At huwag kang maging pasaway sa upline. Ang upline, ginagawa yung best niya para suportahan ka. Huwag ka naman papabigat. Kumbaga, ang mga upline, sa taas-taas niya, di ba? Ang upline mo, bahaba sa hagdan para kunin ka. Pag hawak-hawak ka ng upline, huwag ka magpapabigat. Kasi bibitawa ka ng upline. Believe me, masarap magturo kapag ang tao gusto paturo. Masarap tumulong kapag ang tao gusto paturo. Pag nakita ng upline mo, napasaway ka, ayaw mo sumunod, papartang ka dito. Huwag kayo matakot magtanggal ng downline. Kasi minsan, yung bagal mo, yung bagal ng downline nyo, maghahawa ka. Doon ka lang sa mga downline sumusunod sa inyo. Kasi unfair sa'yo bilang upline eh. Na binibigay ng best mo, para tulungan siya, para turuan siya, pasaway, you don't deserve that. Doon ka sa mga downline mo, na seryoso. Yes. Learn. Know how to let go. Matuto yung mag-let go ng downline. Pasaway na, ayaw ko i-let go. Ba't tayo i-let go? Kasi malamang, siya lang ang downline mo. Tama? Pag ayaw na ng downline, in-motivate mo, in-inspire mo. Ayaw pa rin, huwag mo nang pilitin. It is easier to give birth than to resurrect the dead. Claro? Mas magandang bumuhay ng prepago kaysa buhay ng patay. Ang downline na talaga ayaw na kahit anong ribo, ayaw talaga niya. Doon ka lang sa mga taong interesado. Claro? Yes. Bakit kailangan i-affirm? Bakit kailangan paniwalaan si downline? Kasi kapag na-feel ni downline na ikaw upline na iniwala sa kanya, mas mainiwala siya sa sarili niya. Pasabihin niya, kung si upline nga eh, na iniwala sa akin, mas dapat maniwala ako sa sarili ko. Yes or yes? Yes! Doon papasok na you have to believe in yourself. Do you believe in yourself? Yes! Importante yun. Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Huwag kayong maiinggit sa taong magaling magsalita, sa taong very successful. May alam kami, hindi mo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi namin alam. Yes. Lahat tayo ay unique. Gano'n ka unique? Almost 110 million ang populasyon ng Pilipinas. 7.5 billion ang populasyon sa buong mundo. Ni isa, walang parehong tampan. Unique kayo at champion kayo. Alam niyo ba ang champion kayo? Yes! Walang malisyoso ha? Okay na ba? Yes! Pwede magkwento? Yes! Pag tayo nag-aaral sa science, pinag-usap ang buong katawan nang walang mali siya. Tama ba yun? Yes! Parang science. Eto yung nanay mo. Wala mo nasyoso. Ilang million times si milya? Sperm cell. There are 3 cells. Million sperm cells. At mga sperm cells na yan,
bago lumabas, nagmi-meeting-meeting. Alam niyo ba yun? Walang malisyoso, science. Everybody say, science. Science. Pag science, walang malisyoso. Milyon-milyon na si Milya, nagmi-meeting. Sabi ng mga si Milya, huy, mga kapwa si Milya, kanina, narinig ko. Sabi ni Daddy, may gagawin sila ni Mami. Mamayang, alas 11. Pag sigaw ni Daddy ng kaya na, magtakbuhan tayo. Inumpisa ng alas 10. Ang tawag na doon ay work out. Science. Alas 10. Wala kang marinig. Isang kwarto madilim, wala kang marinig kundi humakalinin. Mga 10:30 na. Mga 10:40 na, wala na sa umahang pa sa... Mga 11 PM, sumigaw si Daddy. Ayan na! Nag-unaon na yung mga sperm. Walang nakapasok. May nakuhulog, may nakamatay. Ang tanong ito, sila ba yung nanghinaan ng loob? Hindi! Sabi ng mga similya, huy mga kapwa similya, huwag tayo manghinaan ng loob. Kanina sa tarimig ko. Sabi ni Daddy, meron sila ang second round ni Mami. Inumpisa na rin. Di ba? Pagdating na sa 12, sumigaw naman si Daddy. Ayan na! Science. Ano po yun po? Milyong-milyong similya ang nag-unahunahan. Nagbabangga pa yan. Pam-pam-pam-pam. Wop! Ikaw nakapasok. Kung palang champion ka na. At kung champion ngayon, you deserve a good life. If you were born poor, it's not your fault. But if you die poor, that's your fault already. Yes. Tayo ang gumagawa ng ating buhay. Hindi presi ng government kung saan pinanganak, sino magulang mo, saan ka lumaki. Kung ano ka ngayon, ikaw ang gumagawa niya. Yes or yes? Yes! Believe me ngayon pa lang, maniwala ka sarili mo, gawing seryoso ang negosyo nito, wala kang choice, yayaman at yayaman ka sa'yo. So next, you have to believe in yourself because you are a champion. Maganda lang attitude, mataas ang belief. Yayaman na ba? Hindi po. Because success is a process. Other belief, attitude, belief. Kailangan, mataas naman ang commitment mo dito. Maraming katanong, sir, paano yumayaman? How to become successful? Yan ang common question lagi. Every time in trouble, every time we're speaking to our distributor, sir, paano yumayaman? How to become successful? How? It's very easy. Madali. Madaling intindihin ang negosyo. But before you ask the how, you must know first your why. Because the how will always follow if you know your why. Dapat alam mo, the moment nag-join ka sa Englobo ng 6980, bakit ka nag-join? Aside from your dreams, bakit? Wala akong taong nakita. Gumising na maaga. Nag-shower na pagkatagal-tagal. Higo, nag-shampoo. Tapos pag nagbihis, magandang damit, pantalon, belt, sapatos, swilo, alahas, nagpabango, paglabas ng pinto, woo! Saan kaya makapunta? Walang ganun. Ibig sabihin, the moment meron kang umpisahan, alam mo ba't mo ginagawa yun? The same thing with Englobal. Kapag nag-Englobal ka, dapat alam mo pagka nag-join. Everybody say commitment. Commitment. What is commitment? Commitment is like sacrifice. What is sacrifice? Ginagawa mo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Habang ako yung salita rito ngayon, ang iba sa inyo papaypay. Iba sa inyo titingin sa ilo. Iba sa inyo butog na. Naiinitan. Iba sa inyo iniisip pa paano magpapaliwanag sa parents o sa asawa. Iba sa inyo galing pa sa trabaho. Tama? Ano po? Ang the moment umating ka ng Englobal ngayon, ang tawag dyan, commitment. May mga sakripisyo ka. And sometimes you have to sacrifice something to gain something. Yes. Are you with me? Yes. Sakripisyo, ginagawa mo isang bagay na hindi ka komportable. Are you with me? Yes. Bisa rin, ay, gusto ko yung maman.
Pero tingin-tingin sa sarili, huwag kang madali. Huwag kayong magmadaling umuwi. Huwag kayong umangal na matagal ang seminar. Huwag kayong umangal na mainit, pagod, gutom. Masatrapi ka o aawayin ka. Huwag ka umangal. Kasi wala ka pa sa engloba, lahat ang binabanggit ko na experience mo na. Ngayon po, kahit mapuwit ka, mapagod, magutom, okay lang yan. Kung magbabago naman ang mga buhay. Yes! Are you with me? Yes! May mga pangarap ba kayo? Yes! Isa pa, may mga pangarap ba kayo? Yes! Same questions. 13 years ago, you ask the same question. Ang sabi ng tao, yes. Nasaan yung iba? Ba't nawawala? Kasi nagbabago ang desisyon, depende sa sitwasyon. May mga pangarap? Yes! Ay, bukuhin pala. Huwag na lang. Kailangan whatever it takes. Huwag sabi whatever it takes. Whatever it takes. Walang kong pain. Walang kong pain mo lang. Anong commitment mo? Paano alaman? Sabi sa mga tao, sir, number one secret mo, ako mismo, number one secret ko kaya hindi successful. Diretsyohan to ha, makabidyo naman tayo ngayon. Huwag niyong gagawin ang aim global para lang sa sarili niyo. Kasi kapag nahirapan kayo, napagod, nagutom, pinagtawanan, na-reject, you can easily quit. Gawin nyo ang englobal dahil sa pagmamahal sa pamilya nyo. Lagi isipin nyo. Kaya nga diba, when you feel like quitting, think about why you started. Pag gusto mo nang mag-quit at hirap-hirap ka na, lagi mo isipin, pagka na maging global? Sa pamilya ko eh. Ay yung motivation ko sa mga downline ko before eh. When I was still active as a distributor, every time may downline complain, apply, motivate mo ako, nahirapan ako eh. Alam mo, tanong ko sa downline ko, ah, ganun ba? Sige, bago ko taturuan. Sa tanong lang, pagka nga pala nag-networking? Sa downline ko, ay, yung upline powers, yung patuloy na po ako. Alam nila eh. Tama? Motivation is like taking a bath. It should be done every day. There are two kinds of motivation. External motivation and internal motivation. Every time you attend trainings, you get motivated. Every time you talk to successful people, you get inspired. But when you go home, pag-uwi mo, and you see the reality of your life, the motivation will go down. How to maintain motivation? You should be internally motivated. Wala na dapat tao mag-motivate sa'yo. Ikaw mismo, you can motivate yourself. Yes. By thinking of your family. Sapat na yun eh. The reason I succeed in this business, I was employed for 12 years. I have a very good position, promising career in the hotel industry. But after two months, I resigned from my job. That's why I succeeded. Kasi hindi ako papayag na hindi maging successful kasi itinaya ko ang buhay ng family ko. Are you with me? Yes! Hataw-hataw ako. After 4 months, I reached the highest position. Equivalent sa global, parang global ambassador. In a matter of 4 months, na-reach ko ang highest position. After 9 months, I was able to buy my own car. After a year and a half, I'm averaging $250,000 per month. And during that time, ang saluhan lang nasa 20,000-30,000. After 1 year and 9 months, nag-qualify ako sa profit sharing as a U.S. travel incentive. And for 5 consecutive years, I was a U.S. travel qualifier. Dito ka makabaliw. Our marketing plan before, based only on the stair-step. Imagine mo, yung previous company na tinagalingan namin, ang kitaan lang, stair-step, naging successful kami. Kaya I'm very positive na kayong maging successful dito. Kasi the stair-step ay part lang ng marketing plan ng Englobal. Meron tayong direct referral bonus, merong master's bonus, may unilevel, may stair-step. Kung nagawa namin, nag-commit kami, maganda, lalo sa global, mag-commit ka lang, and with proven system, lucrative marketing plan, wala kang choice. Yayaman ka, yayaman ka. Just commit. Do
a global whatever it takes. Mag-commit ka 100%. Iba-iba ang level ng commitment. Depende sa naranasan mo. Anong commitment ng isang estudyante? Ang estudyante, pag may exam, whatever it takes, kailangan mag-aral para umasa. Ano ang commitment ng isang empleyado? Pumasok kahit galit sa boss. Good morning, sir. Guwapo-guwapo rin, sir. Tama? Pagtaligod nyo, mamatay ka na sana, bis ka puro photos. Ang commitment mo, yung kisira sa katapusan mo. Ano ang commitment ng mag-asawa before they get married? Pamilya ba yung sarang babae? Tinatanggap mo bang maging kabiyak ang lalaki nito? Pamilya? Yes. Sa babae? Yes, partner. Lalaki. Tinatanggap mo bang maging kabiyak ang babae nito? Opo, padre. Bakit kailangan pang tanungin? Ikakasal lang ha, andun yung parents, even the sponsor, even the priest, pastor, or minister, invited sa kasal. Because the priest wants to hear the word commitment, yes, I do. Ano commitment na mag-asawa sa mag-syota? Iba pa rin. Gusto makita? Iba ang commitment na mag-syota. Pag mag-syota pa lang, ha? Pag mag-syota pa lang, mapasin mo, iba. Excited. Lalo pag mga wanding pa na mag-syota, very excited. Magkasama umaga, tanghali, hapon, gabi. Minsan nag-debate, magkayakap. Naglalakad. Napasin nyo? May mag-syota, naglalakad, magkayakap eh. Sabi mga mag-gabi, ang arte. Magkayakap sa kalye, walang pakialam. Walang pakialam. Kasi they are in love. Diba? Very protective. Yes or yes? Pag isa bahay, good night, sweetheart. Diba? Kailangan na matulog. Good night, sweetheart. Ano sabi ng bahay? Oh, may ano na. Miss ko na eh. Nakakainis na ina. Wala silang pakialam kasi they are in love. Oo, walang kumis mo ko, pero isa ko lang ito, very nice. Diba ikaw, no? Very, mag-visit ka pa. Sabi ng mga, eh, talaga bang love mo? Oh? I love you. I love you. Eh, kung love mo ako, pati mo ginasabi. Totoo, totoo! Ang arte! Pero normal sa kanila yun. Sige na, tulog ka na. Sige na. Love kita. Ano nga ang pangalan mo? Sige, good night. Good night. I love you. I love you. Kung talagang love mo, oh, may call me later, ha? I call you later. I text you later. Okay, good night. Love you. Ang bahay niya, eto. Ang bahay mo, ito lang. Alam mo sa inyo, iba pag in love. Iba commitment. Pagbago. Pag gumataw eh, sino ang nasa danger side? Sino? Hawak-hawak na laking braso. Dahan-dahan, darling. Baka matyagasakan ka. Uy, iba to. Very attentive. Pagtagpo na ng Jollibee, ng McDonald's, sino mo nang umuupo? Babae! Alam na, alam ba, paano umuupo babae? Paano? Hindi makabasag pinggan. Boys na boys, di ba? Dito mo yung kilos. Cross leg. Chin up. Stomach in. Voodoo out. Ay, voodoo out. Tawa. Oh, sayang. Chest out. Diba? Cross leg. Stomach in. Voodoo out. Tapos, nakasign in. Parang may murana siya. Kasi niya, sabi nung boyfriend siya, tapos your order, ha? Sabi nung boyfriend, burger na lang, just kefi. Ang arte, yung laki, excuse me, what burger? What spaghetti for my girlfriend? Kasi in love.
Pag kumakain, puwis na puwis. Listen, paano kumakain ng spaghetti? Paano? Pa-isa-isang noodle. Kumahampas ang pasimbol. Sabi ng boyfriend, alam mo, pinikit mo. Tapos, pinupunasa, pinikit mo. Kasi in love. Nung nag-asawa, hindi ba lahat ha? Commitment. Nagbabago. 20 years married. 30 years na kasal. 30 years na mag-asawa. Tumatawid. Ang laki ng truck. Ano sabi ng laki? Hoy, gusto mo sa kasama? Niyuhan. Hindi po lahat. Nagpunta ng Jollibee. McDonald's. Sino ang unang upo? Sino? Alam na alam niyo. Paano upo lalaki? Paano? Atas ng men. Isla. Paano rin po? Paano? Nakatikwato. Halos nakahiga ang silya. Nakatikwato. Malaki tiyan. Kalbo. Walang ipin. Ano kaya ang bed pag-eto? Yung ba'y lumba-lumba na? Lumba-lumba na. Babae, kumakain spaghetti. Tatlong subuhan. Sabos. Ang dami sarasara. Sabi ng lalaki, ang baboy mo talaga. Sabi nyo! Sabi nyo! Sabi nyo! Lumi-lumi yung malakas. Nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Do, tapos na. Do and go by whatever it takes. Wala akong break room. Are you learning? Yes! Ask the person beside you, are you learning? Yes! Attitude, belief, commitment. Listen. Every time nasa kwarto kayo, you always talk positive things. Inside this room, puro positibo. But in reality, when you go out, nandun ang mga challenges, obstacles, and lots of discouragement. Yes or yes? Yes! And number one reason why people quit in this business because they cannot handle discouragement. Ito ang pinakamahirap. No worries. Pag mayroong mahirap, mayroong madali. Napakadali. Apat na letra. Mostly, kaya tao ito matuloy, pinipili nila yung pinakamadali. Pag kayo nakornihan sa topic ko, nainip ka, napagod, umangal, pwede kang tumayo, pwede kang lumabas, pwede kang umuwi, pwede kang mag-quit. But let me remind you people, pag nag-quit kayo, hindi ka nag-quit ka, nilimpin bilang speaker niyo. Hindi ka nag-quit sa Global o nag-quit sa sponsor niyo. Nag-quit kayo sa chance niyo na makuha ang pangarap niyo. So everyone say, never ever quit. Never ever quit. I can hear you. One more. Never ever quit. Louder! Never ever quit. Hindi ka na mo. Kapag nila mga, just don't quit. Sa karera ng kabayo, sa horse racing, merong starting line, merong finish line. Pag putok ng baril, ang kabayo tumatakbo, may nauna, may nahuli. But even if you're running, kahit huli-huli ka, if you're running on the right direction, ampunta niyo ang finish line. Kahit bumaba ka ng kabayo mo, lakarin mo, kahit you kill your horse, buhati mo kabayo mo, if you're running on the right direction, you will surely reach your destination. Sa Global, may mayaman ng 3 months, or 3, may kakakotse ng 3 weeks, at 3 months. May kakakotse ng 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. Regardless kung kailan ka nagkaroon ng kotse sa Global, mas importante, tumuloy ka ang punta mo, success. Kasi pag ikaw naging successful, lahat ng hirap, pagod, gutom, puyat, makakalimutan yan eh.
abahin mo yung result mo. If you're driving your own car, ano feeling mo? You're very excited. Yeah. Hindi ka naiiyak eh. Grabe! Yumaman ako sa improper. May kotse nga ako. Huwag niya ganun. Ang nakita mo ba, you're driving your own car, yung smell ng leather, yung lamig ng aircon, ganda ng music, and while you're driving, sa stoplight, umuulan, there's heavy rain, driving your car, the stoplight, then suddenly nakita mo yung kaibigan mo, yung number one na reject sa'yo, pasapasa ng ulan, ano dapat gawin? Dahan-dahan buksan ang automatic nose window. Sa resilient. Brad! Uwi na ba? Ingat! Serious mo? Ingat naman? Hindi. Sakin mo naman. Anong point ko? Believe me, kapag naging successful ka rito, lahat ng hirap pa ako makakalimutan mo. One of my favorite topic. Okay lang kayo? Yes! Sa mga naiinip? Akala nila, ang discouragement mahirap. Ano yung totoo lang? Kapag naunawa ako ng isip ng maayos, ang hindi ko, ang discouragement, isa sa pinakamaganda. Ano naging maganda yun? I'll give you an illustration. This is you. Nag-invite ka, left, right, left, right. Nadami? Yes! Kapag dumami yan, kikita ka. Yes or yes? Yes! Walang hirap, madami sila. Kumikita ka. Yes. Yung downline mo, down the line, maka-encounter ng maraming rejection, discouragement. Pag nahirapan yan, ang tenis, pupuntahan ka, apply, please motivate me. Ang dami kong discouragement. Paano mo i-motivate yan? Paano mo i-inspire yan? Hindi mo na-experience yung na-experience nila. Ang taong magaling, magbigay ng motivations, inspirations, yung taong bukbuk, na bukbuk, na bukbuk. Yes! Na bukbuk, na bukbuk. Yes! Kasi may pagbubukutan sila. Tama? They can easily relate. Because they experience what you have experienced. Are you with me? Yes! Kaya the more kinihirapan, okay lang yan, mas matuwa kayo. Because time will come, ang down na nyo, mas mahirapan lang. Mas mahirapan din. Pag nahirapan yan, tatawa ka na lang eh. Yan lang ang nangyari sa'yo. Ikwento mo lahat ng hirap mo. Ikwento mo lahat yung mga nag-home party ka. Ang sabi ng downline mo, at apply mo yung home party, I invited 100 people, pagdating mo, dalawang tao lang. Nanay tsaka siya. Experience mo yun? Yes. Nag-promise mo to join, hindi nag-join. Nag-join, binigay ang pera, binawi. Ang budol-budol ka, ha? Mas marami kayong discouragements. Welcome all discouragements. You will use that as a tool. Are you with me? Yes! Papay malaman kung nag-i-improve ka na. Papay malaman. Kapag dumating yung time, wala kang nararamdaman. Kaya nga, you have to master and manage your emotion. Ever say, master your emotion. Master your emotion. Manage your emotion. Manage your emotion. Huwag kayong emotional. Huwag kayong madrama. Tama? Are you with me? Yes! How to handle discouragement? Number one, do not entertain any negative thoughts. From now on, punuin ang isip ninyo ng mga positive. Because you can create a positive result with a negative mind. Kailangan puro positibo yan. Our thoughts lead to feelings, feelings lead to action, and your action can create either negative or positive result. So if you want to create positive result, from now on, start thinking positive. Tama ba yun? Second, avoid talking to dream stealers. Stay away from negative people. Surround yourself with successful people. Yung mga tao mag-discourage sa inyo, tandaan nyo, hindi sila ang nakakita na nakita ninyo. Yes. Hindi sila nakarinig-larinig nyo. Yes. Hindi sila magabayad na pabayarin nyo. Yes. So every time you encounter discouragement, always ask this question. Who will pay my bill? Tama? Yes. Hindi sila magabayad na mga gastusin nyo.
Huwag kayo magpapanakaw ng pangarap sa ibang tao. Ang tawag dito? Ang tawag dito? Kanyang cellphone to. This is my cellphone. Example, just for illustration purposes. Ang cellphone ko, nandiyan. And while talking to you, this guy, kunin ko yung cellphone ko. At habang kinukuha yung cellphone ko, nakatingin ako sa kanya. Nang wala akong pakialam. And tuloy-tuloy ako sa pagsalita. Is that the normal reaction? No. Somebody took my cellphone without reaction? Is that normal? No. No. Second scenario. Ang cellphone ko nandiyan, and while talking to you, kinukuha niya cellphone ko. And nakikin ako, uy, where's my cellphone? Is that normal? Yes. Yes, awating ko so, because this is my cellphone. Anything that belongs to me, I will not allow anyone na kunin ang bagay na sa akin. Are you with me? Yes. Kayo ba'y nakabalita na mayroong nadukot na cellphone? Yes. Dinukot. Ano ang ganyan may akin? Ipaglalaban. Yes. Yung mandurukot, whatever it takes din yun. Correct? Yes. Whatever it takes, you will get your cellphone. Mandurukot siya. Ang gagawin mo, you will fight for your cellphone. You will fight. Siyempre, whatever it takes siya, dito pigil yan, nasaksaka. Patay. Headline the following day, isang tao, napatay. Dahil sa cellphone. Kung ang cellphone nga, ipinaglalaban nyo ng patayan, how much more ang mga dreams sa atin. Fight for your dreams. You have to fight for your dreams. Don't allow anyone na nakawang kay pangarap. Harap-harapan na nakawang ka ng pangarap. Are you with me? Yes! Paano malaman kung nag-improve ka na? Pag dumating yung time, wala kang narandaman sa mga rejection. Who among you here experience na makapagsuot ng mga masikip na sapatos? Masikip na sapatos, suot nyo? Yes! Why? Kasi maganda. Kasi important. Sabi ko, parin sa kanyang sapatos, masikip na. Hindi, kasha pa ito. Kasha, nakalupi yung mga daliri niya. The first time yung sapatos yung suot mo, masakit yun. Ano mangyayari sa balat? Paltos. Ano yung paltos? Yung paltos po, yung skin, lumalabas. Tanggalin mo yung skin, basahin mo, lagyan mo ng asin. Tuyunin mo lang. Pag tuyo na yung balat, isuot mo yung sapatos ulit. Masakit pa rin. Ituloy mo, masakit pa rin. And time will come. No more pain. Because may kalyo na. Walang pinagama sa Englobo. The first time na mag-invite, masakit. There's always pain. Rejection, may pain. Habang tumatagal, may pain. Pagpatagal na patagal, no more pain. Kasi manhit ka na. Kinakal na. So, i-welcome mo lahat ng discouragement, i-welcome ng rejection, yun ang magpatibay sa inyo. Yes. Klaro ko, napakalaro. And sad to say, this is the reality, some of our friends, hindi po sa excited na maging successful tayo. Pag kayo ay naging successful, ayaw nila. Kasi, para sa kanila yun. Pinutan na yun, anak, kayo ay tama, sila ay mali. That's why sometimes they will do everything to pull you down. Pag nagkaroon ka ng kotse because of a global, they will never appreciate it, they will never see your car. Ang makikita nila, sila walang kotse. Are you with me? Yes. So discouragement, tanda nyo, you cannot please everybody. Ang tao, we are all people pleaser. Gusto mo lang umaayos sa hindi pwede yun. Maraming kontrabida. Kahit anong gawin nyo, may kukontra sa inyo. Do you agree? Yes. Subukan nyo maging empleyado. Empleyado, for so many years, nothing happens to you, still, empleyado pa rin sila. Magnegosyo ka, nag-negosyo, mamamakrap din yan. Mag-networking ka, nag-networking, mag-uwit din yan. Lahat ng gagawin nyo, may kukontra sa inyo. You can please everyone. There's a story. Meron isang father and son story. Sabi ng father, anak, mapasyal tayo. Totoo yung anak niya, kasi mamasyal sila magtatay. Yung nga lang, yung pupunta nila, malayong lugar. 4 na baryo ang nadaanan. Sabi ng tatay niya, okay lang yan.
Kasi meron tayong kasamang karabaw. Hindi ka labaw? Yes. Sa first barrio, yung tatay, yung bata, nakasakay sa kalabaw. And the father, hinihila yung kalabaw. Sabi ng mga tao, grabing bata ito. Walang awas sa tatay niya. Siya pa nakasakay. On the second barrio, nag-change sila. Yung tatay sumakay, yung bata humila. Sabi ng mga tao, grabing tatay ito. Hindi na awas sa anak niya. On the third barrio, what they did, pareho sila sumakay sa kalabaw. Sabi ng mga tao, grabe mag-ama to. Walang awa sa kalabaw. On the fourth barrio, ang hinaw ng mag-ama, mababa pareho at inakay ang kalabaw. Sabi ng mga tao, pare-pare, di na may magdolo, magtatay. Ang tanga, no? May kalabaw, ayos ang yan. You can please everybody. Hindi yun ang kwento. Ito ang kwento. Yes. Yung kalabaw, mataba, malaki, naglalakad mag-isa. Habang lalakad, nadulas. Sabi ng mga tao, ano yun? Takbuhan sila. Ay, kalabaw, nahulog sa balon. Sabi ng nakaisip, hindi mahisip yan. Malali ang balon at mabigat. Ang gawin natin, dyan natin siya ilibing. Yung mga tao, kumulang pala, hukay, tabon, hukay, tabon. Alam mo ginawa ng kalabaw? Lahat ng mga sa lupa na tumatama sa likod niya, pinapagpag, inaapakan niya, pinapagpag, inaapakan. Yung mga tao, huhay, tabo, yung kalabaw, pinapagpag, na pinapagpag. Di ba yun? Pinapagpag. Yung kalabaw, nakatakas. Why? Lahat ng pinagpagpagan hanggang makatakas. Walang kinakaiba sa inyo global. Lahat ng mga taong mag-discourage sa inyo, ipagpag mo, ipagpag nyo, apakan nyo hanggang makatakas sa araw. Tama o tama? Tama. Sa mga naiinip, nag-enjoy? Yes! Natututo? Yes! Sa Englobal, pinapayaman ka na, pinapasaya ka pa. Yes! So learn. Enjoy pa kayo? Yes! Englobal, this is a people's business. So learn how to smile. Everybody smile. Asal ko mag-smile, hindi mag-smile, di ba? Mahirap mag-ibita kapag nakasimangot kayo. Diba? Subukan niyo maging pipe, nakasimangot ka. Subukan niyo. Parang ganito. Do you want to become a multi-millionaire? Nobody will join me. Everything in life, be excited. Learn how to smile. Yes or yes? Yes! Ito matindi. Sa global, pati pag hindi, ituturo sa'yo. It will take 21 days to form a habit. Ang isang bagay daw kapag 21 days is straight kung ginagawa, nagiging habit ko na. And what is habit? Habit is a second nature. Hindi mo iniisip kung ginigilis sa katawan mo. Mamaya pag-uwi. Look at me everyone, look at me. Okay na ba kayo kung sumatuto kumili? Yes! Mamaya pag-uwi. Pag-uwi sa bahay. Pagpasok ng bahay. Pumunta kayo sa kwarto nyo. Yan. Kung may kwarto lang. Problema yung sa'yo. Ay, no room, may mayroon, diba? Tapos, harap sa salamin. Mirror. May mga salamin ba sa bahay? Yes! You face the mirror. Pag tingin mo sa mirror, kailangan na makita mo sarili mo. Pag iba nakita mo, tumakbo ka na, diba? You talk to yourself. Sin, grabe. With feelings, ah. Grabe. Ang pangit ko. I'm so ugly. Oh, wow.
When you say you're ugly, ang feeling mo, ugly ka nga. Because pinaniwalaan mo na pangit ka. At siyempre, pag pangit ka, ang self-esteem mababa. Tama? May prospect ka, eh, prospect ka yan, pangit ko ngayon. Kaya ako po, isa ko kayo mayabang ako. Every time, merong salamin, kinakausap ko yun. Ano sabi ko? Excel. Grabe ka na yun. You're so handsome. Ang gwapo mo. Chup-chup mo. Gwapong-gwapo ko sa sarili ko. Wala akong pakialam. Kung hindi gwapo, ang tingin ng tao sa akin, wala akong pakialam. Basta feeling ko, I'm good-looking. Gwapo. At pag feeling ko gwapo ako, confident ako. Sa pagtayo, sa paglakad, sa pagsalita, kahit bulol, mabilis mo siya, okay na. Basta feeling ko wapo ako. Eh nagkataon, wapo talaga. O hindi papalapag, maghihira! Ano yung mga kasi ba? Gusto yung maging wapo? Yes! Gusto yung maging maganda? Yes! Hawak ang microphone. God bless you. Mamaya, pagtulog, smile and say a prayer. Pagising, smile and say a prayer. Yes, something good will happen to me today. God is good. God is great. Kanoon dapat sa umaga, Diyos ko, ano kayang kamalasan na nag-aabang sa araw na to? Pag malungkot ka, lumabas ng bahay, dala yun. So pag gising, smile, pray, tapos no news. Do not listen to any news because good news is no news. Nakakapanghina ang mga balita. Patayan, krimen, korupsyon, lola, ginahasa ni Lolo, Powell. Dapat instead na news, music. Listen to good music, Christian music, something may magandang beat. Good music, hindi yung parang di ko yata kaya. Huwag ganun, aray na po, Powell. Pag ikaw ay malungkot, lumabas ka, may kausap ka, yung kausap mo, ininjan ka pa. Ano pakanda? Doble ang galit mo. Imbes umalik ka ng training, uuwi sa bahay, baka sumangot. Hey, Patrick, Patrick! Diba? Tapos, sabi ng wife mo, good morning, Han. Dinner is ready. Hey, dinner, bahala sa bolo! Yung wife, nasurpresa siya. Ito naman, sabi ko lang, pwede ng tennis, ikaw naman nag-aagad. Diba? Wala kang nalaman yung asawa mo. Dahil malungkot ka, ipinasa mo sa asawa mo. Yung asawa ko nagluluto, lahat na nga ng parang ginagawa ko para pagsibit siya, yung maganda, sige naman po. Tapos sabating yung anak na panganay, Nay, Nay, kakain na ba? Ay, kumain ka lang sa mo! Tapos, tatanong ko na ng pagkain, sigaw ka ng nanay. Si nanay, talaga, natakas ka mga ng loob. Habang pumiyak yung lalaki, dumating yung kapatid, kuya, kuya, patulong, patulungan ng assignment. Eh, mag-aing ka mag-isa, malaga na, gusto ka! sabi ko, bakit ganon? Ipapatulong lang ng assignment, sinigaw na ko ni kuya. Sama ng loob ng bata. Sama ng loob, nakasalubong yung aso. Away, aso po. Siyempre, aso talo po. Takbo yung pusa, nakataga. Kinain ng daga. Saan nag-umpisa? Sa pagsimangot. Pero pag mag-iyak, magandang aura. Pag nakangiti ka, maganda aura mo, pasa-pasa yan. Yes. Lahat ng ingitian mo, give it best. Every time you smile, you're helping people na mag-bless. Tama? Everybody smile.
1 million pala pa. Are you learning? Yes! One of my secrets, because I'm very always excited, I know how to count my blessing. All of us have problems. Walang kwenta problema nyo compare sa problema ng mga tao. Tama? Always count your blessing. Diba say, count your blessing? Count your blessing! Diba? Count your blessing! Count your blessing! Taas ang kamay ng mga lalaki. Buda pa yung isa. Pwede magtanong? Yes! Sa lalaki lang, ha? Yes! Halimbawa, binata ka. Tapos, ang ganda ng girlfriend mo. Very beautiful girlfriend. The following day, iniwanan ka. Masakit yun? Masakit? Yes! The following day, tagkasrabaho. Isweldo mo quarter a million per month. Mas masakit yun? Yes! Oo, oo. Wala ka ng girlfriend, tanggal pa sa trabaho. Ang tanong ito, magpapahamatay ka ba? Yes! Hindi! No! May kilala ako eh. Tagalas Piñas. Iniwan ng girlfriend. Tanggal sa trabaho. Gusto mag-suicide? Oo! Oh, nagpunta pa rin sa San Marino Bridge. Layo, layo, di ba? Kasi gusto niya doon mag-suicide para maging memorable yung kanyang mag-suicide. Eh, 1 week nang walang kain. Walang tulog. Depressed. Ang payat na. Lugaw ko siya. Ang payat. Sabi niya, nagsisip ko, walang pwede ang buhay ito. Mapapamatay na ako. Nung tatalon siya, bigla sa momento, sabi niya, ang taas pala. Pag tumalon ako, agad ako mamatay. Kasi ang payat niya, para sa dahon. Kapag tumalon siya, mentally, what? Hindi pwede yan. Nagtali ng lubi sa leeg. Tapos may bato. Sabi niya, magpapakabag talaga. Pag tumalon, bigla siya kumento. Tanong niya kung bakit? Bakit? May nakita! No! Isang lalaki, tawa ng tawa. Hindi ba nakakasar yun? Magsususid ka, and this guy, who keeps on laughing, tawa ng tawa, hindi mo nakainis yun? Yes! Alam mo, yung itsura ng tawa ng tawa, kasi makita. Bakit? Putol dalawang kamay. What about this guy who's keep on laughing with no arms? Eh, ba't hindi? Yung tawa-tawa, putol pa ang ganito. Sabi ko. Ang ginawa na masisisay, papakamatay. Tinanggan yung talent. Brad, grabe ka. Kanina, gusto ko magpapakamatay. Kasi, wala akong girlfriend. Tanggal sa bawah ko. Nung nakita kita, ikaw dapat na magpakamatay. Ba't na matawa ng tawa? Ano sabi? Oh! Oh! Ba't na matawa ng tawa? Ano sabi? Oh! Sira ka pa rin. Ikaw kaya ang kumante ang puwet. Paano makakamutin yun? Because I count your blessing. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Nakatututo ba kayo? Yes! Alam nyo ba ang pagtawa na hahaba ng buhay? Yes! There's one study, ang pag ikaw ay laging masayahin, pwede kang umabot ng 100 years. Yes! Okay ba yan? Yes! Ngayon pala ang aabot na ng 100 years. Pwede mag-request? Yes! Pwede mag-request? Yes!
Kapag kayo 100 years, sabi niya magkaroon ng reunion? Yes! Pwede? Yes! Huwag na kayo mag-invite, nandito rin. Tayo lahat, may reunion. Good effort, huwag na mag-invite kasi natang post-video lang sila, patay na. Ay, tayo na lang, di ba? Tapos, sino mag-intro mag sa akin? Sino? Mag-intro? Oo. Ha? Oo. Sino? 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 Oo. Ha? Sino? Sino? Mag-intro? Oo. Hindi, lalaki ka, ikaw, ikaw. Ano ang pangalan mo? Nasser. Tayo ka, Nasser. Kaya nasa naman tao. Tayo ka. Si Nasser ang mag-intro. Can you imagine Nasser at 100 years old? Ready? Can you imagine him? Nasser, kalbo, walang ipin, walang tiyan. Tapos may tungkol, sabi na, good morning, ang mga welcome to our reunion. I'm very glad everybody came here. Ang saya-saya ko ng buhay pa kayo po ka ng brother niya. Are you all excited? Yes! Are you excited? I'm very excited to introduce to you our vice president. Are you ready? Yes! For our vice president, 1 million! 1 million! Isa pa? 1 million! Paano kumalakpak ang 100 years? 1 million! 2 million! Milyon-milyon palakpak, palakas na ang landing peak na. Ako naman mga 1 hour na. Bago pa rin. Pero matikas pa rin. Good morning! Welcome sa ating reunion. Mga payaman talaga. Tapos natin nakataya perna. Ano ka na uwi ka na? 1 million! 1 million! 1 million! 1 million! 1 million! 1 million! You enjoy? Yes! Pagod. Sa mga naiinit, malapit na po matapos. Malapit nang matapos ang intro. Last topic, last topic. A, B, C, D, E, E, F. How many alphabets do we have? So you have an idea already how long is this, no? Focus is very important. Iba say focus. Right now, maraming kumpanya ang naglalabasan. Tama? So gusto ko kayong ma-alarm ni lahat na be focused in our company. Do not entertain any other eminent companies. Why? Because you will get confused. Especially if you're new in the business, kapag nag-entertain kayo, nahirapan kayo. Because all companies, they will say na maganda ang kanilang kumpanya. Walang kumpanya magsabi, uy, nai, grabe sa amin. Sama ka sa amin. Grabe, yung company namin, pabagsak na kami. Produkto. Ang dami na namatay. Malamang kasunod ka na ron. Di ba? Walang ganon! Kitaan, dahil kami nahihirap. So, do not entertain para ever kami. Kasi kapag kayo lumipas sa pangkuban niya, remember this, kung ano ginagawa sa Europa, gagawin mo rin dun. Tama? Ang hirap mong mag-umpisa ulit. Wala kayong mahatapos pag puro kayong umpisa. We're very, our company is very stable. We have a very lucrative marketing plan, effective products, nice, good system, leadership, hands-on ng mga owners, and mga vice president, we are hands-on in this business. Mag-focus lang kayo. Are you still focused? Yes! Sure kayo? Yes! Sure ka? Yes! Everybody sit down properly. I want to see if everyone is focused. Look at me. I want to check if all of you are still focused. Please raise your right hand. Very good. At the count of 3, you write number 8. Put your hands down. I said, at the count of 3, write number 8. Hindi pa ako nabilang. That's one of the reasons why many people fail in this business because they don't follow simple instruction. Even very simple system, but if you don't follow the system, nothing will happen to you.
You can create result here. So you, all you have to do is to follow the system. You have to trust the system. Be focused. Everybody raise your right hand. At the count of three, write number 8 in the air 5 times. How many times? 5 times. At the count of? 3. Are you ready? Yes. People at the back, are you ready? Yes. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Give yourselves a big, big round of applause. It's not easy. It's not easy. Yes. Why? Because you are focused. If you are focused in something, it will make it easier. Sit down properly and look at me. At the count of 3, draw a circle using your right foot. Gamit ang kanang paa, draw a circle using your right foot clockwise from left to right. Is that clear? Yes. At the count of 3, how many times? 3. 5 times at the count of? 3. Are you ready? Yes. People in the back, are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Give yourselves a big round of applause. Because you are focused. Sit up properly, look at me. Raise your right hand, everyone. Very good. At the count of 3, do it both. Sabay. Number 8, 5 times. Circle, 5 times. Sabay. Do it both. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Give yourself. Business. Tapos na po. Tapos na. So, hey, global. Avoid yung mga scam, piramide, tama? Pangalan nyo, anak kaya. You have only one name. You have to protect your name in your integrity. Tama? Are you with me? The last topic is skills. I have only a few minutes for the skills. That's one of the reasons, that's why we encourage everyone to always attend trainings, different speakers. Tama? Kasi may kulang kami, ang nagpupuno, ibang mga speaker. Skills, prospects list, do it online, offline, kailangan balance yan. After you've done your OPP, one-on-one presentation, or home party, your next goal, next step is to bring all your prospects here in the office. Para makita na lang yung culture sa opisina. It's not enough na mag-join ang dami mo sa labas. Kailangan mag-experience ka yung culture sa global. Ano yung culture? 1 million, 2 million, 3 million. So, di ba? Power, grabe, that is our culture. And every time you're in the office, sa mga big seminar, may mga role kayo, role. You have to support the speaker. How? Ang speaker, when asked, every time you ask question, you answer. Pag kailangan tumawa, tumawa kayo. Pag kailangan bumalakpak, bumalakpak ka. Because I believe that clapping, it creates positive energy. Everybody, don't worry. Number 2, huwag kausapin ang seatmates. Do not talk to your seatmates. Do not use your cell phone. Tama? Importante yun. At huwag niyong uunahan ng kwento ang speaker. Mayroon timing ang kwento. Kapag nag-unaan na nyo, nawala ang timing. There's nothing to prove. Do not prove to your downline that you know the story already. Ang feeling mo, every time you are in the seminar room, ang feeling mo, even your old timer here, your feeling you are also a first timer in the seminar. First time time that dito. Maganda mo yan? How would you know if your downline nakakapag-adjust na sa kultura natin? That's why clapping is very important because if you do not clap, do not wait for your downline to clap them also. Tama? Kapag napalakpak si Apay, si downline, papalakpak din yan. Pag di kumapalakpak yan, mahirap. You know what? One of the reasons dati before, kaya ayaw ko ng networking, ayaw ko ng palakpak. Kasi parang nakakautong-uto. Because of our culture. I'm working in the hotel for the past 12 years and there was no clapping in the hotel. Imagine mo, sa hotel, palakpak ba? May guest na siya, pagka-check in ngayon, sabi niya, Adria! I was shocked. When I attended the seminar, I was really shocked. Imagine if you're a doctor, a surgeon, and you do some operation,
Tapos yung mga assistant mo, mga down na ilo, while we're operating the body. Doc, Chapilyon, alam niyo, tatapit lang. Tumakibay. Tumakasin ko. Every time you're in the seminar room, palakpak, paliwanag ko yun. Paano malaman yung downline mo ay negative? True clapping. Obserbahan niyo ako, ako yung downline na negative. I'm the downline na may problem, may attitude problem. Palakpak yun lahat, palakpak. Kapag gumanto ko, cut niyo. Palakpak. Ako downline niyo, Paano malaman, how would you know kung ako ay positive o negative? Parang pa kayo. Isipin mo, negative? Ay, walang pa. Paano malaman kung naging positive na? Walang pa. You have still enough time, you have to do your guests. Third floor is accounting office, eighth floor, mga seminar room. Itour nyo sila. Introduce your downline to your uplines, to the top earners, for our meeting after meeting. Or pag ABC rule. Maniwala ba yun? Yes. Yan yung mga top earners namin, yun yung mga dati hindi nakatapos pag-aaral, ngayon successful na, yung nakapunti, tawag doon security guard, naman, ito whiteboard. There's a light, no? There's a light. Huwag nyo gamit tanga. Ituro nyo lang para malaman ng downline nyo na alam nyo na. Maliwanag ba yun? Yes! Are you learning? Yes! Guys, mo and sa akin lang, sa kwartong to, learning. Outside yung application. As I always say, if you don't apply what you have learned, you are not learning. Is that right? Yes! Last, power! You shout power! When you say power, people will, you know, Google Pay ka. People will touch you. When you talk about dreams outside, people will laugh at you. Because outside, they never talk about dreams. They talk about problems. Tama? Complaints. So if you want para makakonnect ka sa kanila at makakonnect sa'yo, dapat alam nila ang nangyayari sa atin. Tatapusin ko sa isang kwento. Anyway, ang message ng story ko, kailangan nag-meet ang isip mo sa isip ng kausap mo. Klaro? Yes! Sa may mga alam na, tumahimik kayo. Merong isang momo. Yung momo na yun, medyo tili yun. Every time yung nanay niya, nasa sala. Please, operate. Pwede ka po ko sa akin? Yes! Ang kwento na medyo yun. Ha? Yung nanay niya, nasa sala, lalapitan niya. Sabi ng momo, tatakpan yung mata. Mami, nges po. Sabi ng mami niya, bata ka, pangesu-ngesu ka pa. Eh, ikaw lang ang momok dito. Hindi ng kwento. Ito yung kwento. Punta na ba kayo? Yes! Punta na kayo? Yes! Yung momo na yun, meron silang sari-sari store. Small store, tindahan. One day, ang nagabantay yung tindahan nila, yung tatay ng momo. Habang nagpapatay yung tatay, may dumating na customer. Sabi ng customer, good morning po. Pabili nga po ako ng moyi. Sabi ng tanya, ano ang binibili mo? Ang ami ko po, pabili po ako ng moyi. Moyi?
alam mo, hindi kita maintindihan. Ang sabi nung ang bira naman mo eh. Moe lang yung maintindihan. Okay, okay. Daanin ko. Ang aming pomo pabili po ako na mohi. Sabi, mohi! Hindi naman nalihan! Ang ginawa ng tatay, tinawag yung anak niya ngomo. Anak-anak, punta nga dito, may napin, hindi mo sa matindihan. Sabi nung anak niya, ano po yun, ay? Ang sabi ko, punta dito, may labile. Hindi ko siya maintindihan. Sabi nung anak niya, opo, tay. Pupunta na po ako niya. Papunta niya. Uy! Best friend! Best friend pala yun. Best friend. Ano bang binibili mo? Ang sabi nung best friend ka, ay, naku, best friend. Anila! Ang ay mo, pili ako na mohi! Galit na. Alam mo sabi ng breath niya, ha? Mohi ba? Analit na. Bumalik, pabalik, best friend! Ito na yung mohi mo! Uy! Thank you, oh! Nakita ngayon ng tatay. Sabi na kay anak, grabe ka, ang galing mo. Nagkaintindihan kayo. Kaya ba ang diri ng best friend mo? Ano ba sabi ng anak? Alam mo ay? Ah, oo lang? Ano nga abili nyo? Basta ko, ay ang hindi na bebek ko ay mohi! Alam nyo mohi? Alam nyo mohi? Yes! Gusto nyo malaman? Yes! Gusto nyo malaman? Yes! May ngongoma dito. Ladies and gentlemen, kung no, sa lahat ng mga tao mag-i-discuss sa inyo, tandaan nyo, hindi sila ang nakakita na nakita nyo. Hindi sila ang nakarinig ng mga narinig nyo. Tama!